Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Exciting! Exciting! Darna! 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 Exciting! Exciting! Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo. You go to the court. Gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala nyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako. You go to the court, and then, idemanda po ninyo ako. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. May-ari ng sanlibutan ngayon. Akong may-ari ng kaluluwa nyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kaya, kung ninyong galitin ng anak, ha? Tindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Exciting! Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pumunta ng langit. DJ Dark Red. Ha 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 ha!
Hello everyone, good evening and welcome back to me. This is me, the only me, the one and only, the director of your life, Direct Freddy Valera. At syempre, binabati ko po kayo ng bonggang-bongga lahat ng ating mga kaeksena, lahat ng ating mga kabugeras, at lahat ng mga bago nating subscriber. I love you all. Sabay-sabay! Praise the Father! Halak ka! At syempre, sa lahat ng mga pioneer nating mga subscriber, maraming salamat din sa inyo. At ano pang hinihintay natin? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Mag-like na kayo. At simulan na ang ating batian portion. Praise the Father! Let's go sa go! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Merlat OFW, Peb Past Warrior. At kaya Shirley, at nandiyan din si Rebito, si Chico Dolaco o Dolyaco, tama ba? Dolaco at Arnold Lopez, June Ebalo o Dilenon, Susana Bisaya, Inagaw Tomadochi, Jingjing at Antonio Alejan from Christian Esguerra Show daw. Meron daw, ano daw? Hindi ko alam. At nandiyan din si Kelvin Oroloso, BBM Loyalist, Old School, at kay Erica Matsumoto Gani, Belen Gatos, at kay Freddy Datu, Jonathan Tabeta, at kay Lucilia Agustin, at kay Sara Mariano, Teacher Celine Estela Conlo, at Charles Chua, at kay Angel Miar Blas. At nandiyan din si May O'Neill, Timmy Galilap, at kay Jeric Peñales, Cecil Odo, at Lynn Tiburcio, Maria Carol Pujinami, Lisa Labres, at kay It's Me Pedro Pan, at kay Mea Soberano, at kay Joy Conanizado, at kay Lea Marian Ang, Nedintas Vlog, at kay Jeanette, at kay Bernadita Pagaliluan, at kay Teddy Santaan, at kay Phil Christian Rapanan, Julia Asuncion, GP Presto, Danilo Adele, hello po. From ano yan, shoutout sa pinsan niya daw, parating nanonood sa iyo, replay lang, Mons Lisa Adel, hello. At kay Miss Marie Desperado, Jojo Cuema, and Lacaria Arnedol Olaes, tama ba? At nandyan din si, wait lang, ang haba na, BBM Loyalist, BMB, Joby Gali at Desperado, Marvin Pega, Tuwe Radio, Demi Gods, at kay Libby, at kay Edward Bajet, at Danip Tinners, at kay Rodora Ramos, Bambi Palcasanto, hello po, ano gusto mo, gusto mo? At nandiyan si Ariel 27, at si Elma Rama, Meliton, at Ria Dominguez, at kay Herbert Santos, at nandiyan din si Antonio Alejan, Joselito Boronda, at BBM Loyalist ulit, at kay Bapanoy Buisan, at kay Lovely G, hello din, at nandiyan si MB Nakamura, at syempre nandiyan si Alacaria Ronaldo Marcos, at si Joan Santos Derecho, at kay Denver D. Plestado, at Lexan 0415, at Ruby Ann Borromeo, at kay Mia Sebrano ulit, Soberano ulit, at kay Oyi Petisa Waray-Waray ng bonggang-bongga, nandiyan din si Norlito Lucenio, at kay Malu Sabino Alcaparas, at si Jeric Peñales, at si Mel Ace, hello po, at nandiyan din si La Arnie Alzona, at si Noel Sikat, Lyra Joy Galvez, Eduardo Pulido, at kay Antonio Andisa, at kay Ruby Ann Bormay ulit, at nandiyan din si Eman Basaya, at si Nelson Dison, hello po, at si Julia Asuncion Tina B, at Emmy Nakamura, Ronald Osario, yung mga nabati na, wag ba pa ulit. Gold Roger, hello po, magandang gabi, shoutout po from Rojas City. Shoutout sa lahat ng Alcazaren family watching from Rojas City. Time for cremation ng DDCX vloggers. Noel Sikat, Estrella Star Hero, hello po ng bonggang-bongga. Welcome sa ating live stream, Ruby Ann, at Mr. Somebody, Mercy Minor, Carolina Dacena, at kay sino pa, Alfonso Abiador, at Edgar Habon, at Pretz Jules, Abi Guerrero, Bet Galang, at nandiyan si Troy Ball, Edgardo Blanc Caflor, at nandiyan si Sweet Sen, at si Dayanara Loki, at si Pokeke, at si Champorado, hello din, at kay Code Sai YT, hello din, Jepria Arnold Lopez, at Nellyville, Lexan 0415 ulit, ano ba yan? Marilu Antig, hello po, at kay Ray Ballesteros, magandang gabi, nandiyan din si, sino pa? Your one in a million. Sino pa hindi nabati dyan? Andiyan din si Cristobal Quartero, Paul 777 TV, Jamie Baby, at kay Seven Cloud, at Bobby Giron, Arnold Lopez, at Jaffy Francisco Hayton, Stone Trooper, at si Abby Guerrero, Nenita Motol, DG Dami Channel, at Claire Diba, at kay Fernando Vargas, at kay Nenita Motol ulit.
Sino pa? Si 1 in a million PH joke. Si 1 million PH at the Harbinger at kapuso mo at PBBM ako. Shoutout po sa inyo at kay BMB Rosemary at si Fred Juice ulit at Ralise Carlenga Marin. Hello po at Yeye Pot, Arnold Lopez at syempre si Ruby Echibare at kay Prince. Sino yun? Nawala, tumalon. Oh, si Prince na ako, nawala ah. Oh, nawala, nawala. Nasaan na ako kay Prince? Nawala. Simple Test. Hello po, Willie Solerno at Cassie Ryback at Mirna Nakar, Senya Villegas at Bro Ronald Solihon at Purus Protector at Hobito Flores at Jenaline Blasico. Hello po at Eden Lorenzo at kay Alex Gusmundo at Gina Inglet at Maria Gracia Peranco at Beltran Dalen Jr. at Vanessa Ramos. Sino pa? Oh, Gino Mix Mix Vlog Channel at Renante Puso, hello po at Happy Pet at kay Rina C. At nandyan din, sino pa? Si Jerry Lux Pure at Jesse Mullinex at si Tamoge. At Yayaning, hello po. At kay Sharon Lindsay at sino pa? Regio Adventure, tama ba? At Malinin, Maylin Almayer, hello po, maraming salamat. At si Ana Egaman, tama ba? Oh. Tumatalon eh, hindi ko mahabol agad. Joel Evangelista at kay Joe Peter Secondes at kay Jonathan Tindugan at siyempre nandyan din si Melanico at si Daniela Luis Lorenzo at si kay Ketsu Zoro at sino pa si Lovely G at Rodeline Danila, Fiona Marilyn at Rodora Tuason at Rupisan at kay Sir Arnedo Olaes at Tina B and Luz Tamaro at kay Buhay Dialysis at kay Copycat. Hello po. Maraming salamat kay Jesse Molinix. Hello po. Jericho Isit. Salamat din. At Chingel ako. Hello po. At Copycat Media. Weng, hello. At kay Feb Passworial. Hello po. At Dennis Assis. At sino pa? Si Ruel ko, Ruel Cedilla. Ayan. Oh, Amazing Hablek, Mami M's Vlog at Metali Cyclist. Hello po. At si Anthony Crisporo. At sino pa? Samuel Uzi, Domingo Crisostomo at Mira. Hello po. At Papa D, Papa J. Mabs AMC at nandyan din si, sino pa? Si Prince Dylan at si Pep at si Doy Joy. Sino pa? Si Ronnie Gutierrez, ni Gaya Aberilla at kaya Ken 43 at Yamato Shishido at sino pa si Regine Napomuceno at Alinix at Carmen Robles Son TV o San TV Ligaya Bruni Brunei, namali na naman ako. Carolina Abaya at kay Mary Ann Bibat, Ellen Deloria at Arifyong at maraming salamat Simple but Track, thank you OG Flores at kay Sel at kay Nupa kay Pachucha at Christopher Shaw. Color kay ah. Parang ma-high blood ako ah. Ang haba. Joanne Dela Vega, hello po, maraming salamat. Oh, sino pa? Sino pa? Oh. Wait lang ah, may nagbe-message si. Eh. Kailangan muna natin ano ba 'yan? Pinatotohanan ng PDA leaks paano na? Oh, sino 'to? Si Ari Roque. Oh, patunayan na ni Ari Roque 'yan. Oh, game. Mamaya ko na 'yung panoorin. DDSTV, shoutout sa iyo ah. At kay Tekimite at Ronnie Samonte, hello po. At sa mga hindi ko pa nababanggit ha, huwag muna magtatampo at sisimulan na natin mga ka-eksena. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik, pagagabayin tayo. Ferdinand Villena, Just React, Maria Thompson at Rose Pablo, hello po. Sabi ni Ana Egamen, pabati po sa anak ko na si Princess Angel Egamen, birthday niya po. Happy birthday, Princess! Hello! Happy birthday! Sophia Escaran, shoutout po at kay Ani Sambrano nga. Simple but track, hello ah. Mga kaibigan, mga kaeksena, sisimulan na natin. Kasi mahaba-haba na naman tong ating tatalakayin at marami, hitik na hitik. At oo nga, pera biro, yung mga bakla, lampas pala yung ano ko. Lampas? Di nyo sinabi! Ano ba yan? Nagmamadali kasi ako lumampas. Kaloka naman kayo. Praise the Father. Kanina pa ako nagsishout out, lampas pala yung aking lipstick. Makaloka ha. Magandang gabi po at welcome sa ating live stream. Sa mga hindi po mababate, huwag po kayo magtatampo kung ayaw nyo mamasaktan. Hawak ko pamilya nyo. Halak ka.
Okay? Oh, 'di ba? Ate Bina, shout out daw sabi ni Alvin Dumago. At syempre mga ka-eksena, hindi ko pwedeng kalimutan at palampasin na batiin ang ating mga kabugeras moderators. Ang kabugeras, nandiyan na sila! Andiyan si Erica Matsumoto, Gani, si Nosperato, si Jack Constantino, si Daisy Taglay at si Maria. At ipasok na natin ang original Spice Girl, nangunguna na ngayon. Andiyan na si Malditang Lola, si Tita Hilda Enriquez, Mama May TV at si Tita Edita Yamaguchi. At syempre, doon naman sa ating mga solid ex-senador ng Kabugera, nandiyan sila si Robert Ramos at si Ma'am Terry, Ramon Gardose, Ma'am Malu Shimauka, Ma'am Maria Nancy Maru, Ma'am Leonor Won, Ma'am Therese Hellman, at si Mami D. Shoutout sa lahat ng mga kabatas with Attorney Libayan and mga kayubi with Attorney Claire Castro. Sa lahat ng mga kabatas, mga kayubi, at sa lahat ng mga loyalista na nandito, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga BBM supporters, salamat po sa inyo. At salamat din po sa lahat ng mga supporters ng bawat vloggers na pinakikinggan ninyo. Maraming salamat po. See you again tomorrow. Bye! Charot lang. Samuel Uci, direct pabati sa tropa kong Army General Hospital. Hello po sa inyo dyan from Samuel Uci. Oh. Magandang gabi po. Okay. So mga kaeksena, ang ating pag-uusapan ay talaga naman pong mainit-init pa sa bagong lutong pandesal sa madaling araw. Halak ka. At ito nga patungkol kay Pastor Kibuloy. At isasama na rin natin dito yung iba pang nangyayari sa ating bansa. At kasama rin dito, hindi ko lang nalagay sa picture, ang idol nyo. Idol na lahat, kapatid mo, Rapi Tulpo! Gusto mo? Oh. Alright, at syempre, yung mga nangyayari at trending na balita nga ngayong araw na ito, papanoorin natin at bibigyan natin ng komento ang bawat ibibigay ko sa inyo. Pero bago lahat mga kaeksena, sa mga hindi pa nakakasubscribe sa atin sa second channel, Direct Freddy Valera 2.0 at Facebook page, Direct Freddy Valera Official. Diba? Praise the Father. Oh, tinatanong ko kayo mga kaeksena. Ah, wait lang. Asa na ba 'yon? Nawawala tuloy, nawawala na. Oh, ready na ba kayo? Oh. Pakembot-kembot pa, exciting. Oh, ayan. Mamaya 'yan. Okay? Excited na kayo kasi si ano, si Travelers excited na 'yan, exciting. Oh, type action at simulan na natin mga kaeksena. Let's go. Ah. Sa mga nagko-comment dyan, natinira ko ni Tandang Spencer, hayaan nyo lang yun, kawawa naman yun. Buti nga, pinansin natin eh. Hayaan nyo na yung matanda, minsan na lang yan. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ba, konti na lang ang nalalabing kasi yan sa mundo nun. Pagbigyan nyo na kung halimbawa nagagawa ng fake news tsaka nagsisinungaling. Hello, Spencer Lacalle. Ah, kamusta ka? Kamusta ang fake news mo? Oh, mamaya babanatan din natin si Spencer ng konti. Ay, hindi pa natin babanatan. Pupurihin natin siya. Papalakpakan natin siya kasi sobrang talino talaga ng matandang yun. Ang tanda na kung kailan tumanda tsaka naging matalino. Diba, Raquel Santos at Mabel Quinjo? So, simulan na natin mga kaeksena ha. Actually, wala dito. Hindi natin pag-uusapan si Travelers. Nilagay ko lang kasi yung santo niya. Yung kanyang son of God na si Kibulok, meron lumabas na panibagong warrant. Oh, ito na mga kaeksena, simulan muna natin sa mga maiinit na balita ngayong araw na ito. Naku, nakakaloko naman. Tawag dito, asan na ba yun? Nailagay ko ba? Hindi yata. Naku po! Wait lang, i-check natin kung nailagay ko. Wait lang. Asan na yun?
op, wala. Wala. Wala nga, wala. Hindi ko nalagay. So ito muna mga kaeksena, para sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa nasa Pilipinas, ang ating pong mga transport group o yung mga jeepney drivers natin ay magkakaroon ng alin, malawakang strike daw. Okay? Tingnan nyo naman mga kaeksena. Before, kinakampiyan ko yung ating mga kababayang jeepney driver, yung transport group, kasi nga, anak ako na isang jeepney driver eh. At naiintindihan ko. Pero sa paglipas ng maraming taon at panahon, naiintindihan nun natin kung ano ang kapabayaan at kakulangan nino. Hindi ng gobyerno. Nang mismong mga alin, samahan. Tandaan nyo po, dalawa lang pong samahan ng transport group ang mag-i-strike. Pansinin nyo bakit wala yung iba? Kasi alin, nakasunod sila. At bukod doon mga kaeksena, it's time, hindi po tayo paatras. Paabante po tayo. Kaya kailangan po natin mag-update, kailangan po natin sumabay sa sitwasyon, sa panahon, at sa patuloy na pag-angat ng lahat ng bawat bansa. At kasabay po niyan at pagsabay din ng bansang Pilipinas. Alien! Oh. Advance happy birthday kay Kylie Alexa from your nanay Cyrus Bagtas. Happy birthday. O game, pakinggan nyo po ito mga kaeksena ha. Pasok! Dalawang araw balak paralisahin ng piston at manibela ang linya ng transportasyon sa ikinasanilang malakihang transport strike sa susunod na linggo. At kahit pa ituturing ng kolorum sa Mayo, wala raw balak ang mga tsuper na tumigil sa pamamasada. Nasa frontline ng balita. Wait lang. Lilo Bagani, boss, kapre, di pinapakalat ni Shrek na 50 raw ang kaso mo kay Tulpo. Pwede nyo bang isend sa akin yung video? Ire-record ko nga. Tingnan nyo, hindi nga makapalag yun. Hinahamon ko nga eh. Hinahamon ko nga sa fake news niya eh. Alam nyo naman yung mga DD shit vlogger. Puro fake news yan. Moderators, kung sino nandiyan moderators, bibigyan kita ng ano ah, ng moment. Asa na yun? Asa na yung nag-comment? Lilo ba? Pangalan? Pwede mo ba na isend ngayon yung link na video na yon sa Facebook page ko? At pag na-send mo at totoo yan, sabihin mo rin kung anong oras ha, para hindi ko nahanapin yung part lang na sinabi niya yung ganyang kwento. Okay? Ako ay ano ha, baka may nakapanood pa sa inyong iba na sinasabi ni Lilo. Ha? Ulitin ko, yung sinasabi mo dyan na kwento nung tawag dito, tirador ng minor de edad at scammer, pakisend po sa Facebook page ko, isisave ko, irerecord ko, papanoorin ko, at kapag wala pong kwenta at walang katotohanan yung sinasabi nun, kasuhan natin. Moderator, pakitingnan nyo nag-comment ha, at aabangan namin yun. Marites, pakiabangan kung may magsisend sa Facebook page para masunog na rin yung Jay Guevara na yan. Masyado na nagiging hangal. Tuloy natin mga kaeksena, ito na. Sa mga bumabiyahe at mga sumasakay sa public transport, please watch this para maging aware kayo. Si Gerard De La Peña. Welga kami. Kumain kayo, sir. Sir, kumain ba kayo dyan? O sana nag-almusal muna kayo bago kayo nagganyan. Welga kami. Bago yan ah. Wala nang atrasa ng grupong Piston at Manibela para sa binabalak nilang malawakang tigil pasada simula sa darating na Lunes. Ang kilos protestang yan sa April 15 at 16 ang sagot nila sa huling anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang extension ng deadline ng PUV consolidation. Tutol pa rin ang dalawang transport group sa pag-uobliga sa kanila ng pamahalaan na bumuo at sumali ng kooperatiba bilang bahagi ng PUV modernization program. Andiyan pa ba yung nagkomento? Lilo ba pangalan nun? Inaantay namin ha, Lilo. Pinagtutulungan tayo nitong administrasyon kasi... Ano pinagtutulungan pinagsasabi mo?
Itong tandaan na rin ito, wala rin kinatandaan tong mukong na to eh. Hoy! Balbuena! Kailan ba nagsimula yung modernization na yan? Ah, ilan taon na kayong nakahingi ng alin? Nang palugit. Sus Mariose, pang kakapal na mukha din itong mga to eh. Isipin nyo ah, yung iba nakasunod. Yung ibang transport group na malalaki yung Magnificent 7 at iba pa, walang reklamo, nakasunod. Bakit kayo hindi? Halak pa. Isa ka pa eh. Kayo yung nagawa ng issue about dun sa LTFRB secretary, di ba? Ano nangyari? Hingi ng sorry yung mokong kasi nagawa ng fake news. Halak ka. Ay naku naman talaga, ang daming mga tanga. Oh, tuloy natin. Sama ng mga pro-modernization na mga grupo upang tayo ay mawala na sa kalsada. Hindi nyo ba napapanood sa Facebook at kahit sa mga balita? Lalo na sa UNTV at PTV4, hindi ko lang ho ito na ibabalita. Pero ang dami na po ngayong gumagawa ng modernized jeep na look-alike po ng traditional jeep. Pero mas malaki, mas mataas with aircon. Sir! Eto nga, di ba? Eto. Mamaya pag-uusapan din natin si Chabit, pero sa ibang issue. Kahit si Chabit nga, merong popondoan na pagawaan ng alin? Ng alin? Ng mga jeep. At pinakita na pwedeng sumabay sa alin? Modernized jeepney. At kahit electric, pwede. Sabi nga, iaano pa, from Korea. At ito ay papautang ng walang interes. Hindi kayo nakipag-usap? Hindi, isipin nyo, itong mga taong to, ano hong ginagawa nyong hakbang habang binigyan kayo ng palugit ng gobyerno? Tapos, pag dumating na yung palugit, tsaka kayo iiyak. Kung hindi ba naman sang damakmak kayo mga utak, nako, ewan ko sa inyo. Hindi sa totoo lang, ano, hindi na ho talaga maganda ang ginagawa o nilalabas ng mga old o traditional jeepney ngayon. Sobra na hong pollution ang nilalabas niyan at bukod pa, yung iba ho ay hindi na, imbis na maging matino ang mga driver sa paglipas at pag-upgrade ng ating teknolohiya, lalo hong nagiging balasubas karamihan sa jeepney driver. At yun ho sana ang mabago. Diba? Panahon na ho, hindi naman ibig sabihin pag sinabing kayo ho ay na-phase out na, meron pa rin pong lalabas na mga traditional jeepney style pero modernized na. Ewan ko sa inyo, tandaan nyo na, hindi pa kayo makaintindi. Mawalan na ng hanap buhay at mawalan na ng kinabukasan ng ating mga anak. Cut that shit! Mawawalan kayo ng hanap buhay. Mawawalan pa rin ang kinabukasan mga anak nyo. Nang dahil kanino? Nang dahil sa inyo. Kumbaga sa tamad, batugang kayo. Binibigyan kayo ng pagkakataon, wala kayong ginagawa. Umaasa kayo na ipapanalo nyo sa korte yung kaso nyo. Pagpalagay na nating nilalaban nyo, tatagal pa yan. So, anong gagawin nyo, nakatanga? Kasi kung ako isang ama o isang magulang, di ba, iisipin ko yung anak ko. Hindi ako aasa ng nakatenga lang ako. Halak ka. Tatanungin kita, Balbuena, bobo ka ba? What the fuck? Hindi, isipin nyo mabuti. Napakasimple ng logic naman nito eh. Hindi ho ang gobyerno ang aalis ng karapatan nyo para maghanap buhay at para mawala ng future ang anak ninyo. Kayo ho ang may hawak niyan. My God! Kainis lang! Ang daming tanga! Oh. O Pangulong BBM, oh. Tapusin mo na yung consolidation pero dapat ibalik yung aming 5 years na validity ng aming mga prangkisa. Wow! Ang kapal na mukha, demanding pa! Halak ka! Kahit magpa-survey kayo,
Ngayon, ang pinipili na ng mga tao yung alin, convenience at saka ano, komportable sila sa biyahe. Eh, wala namang problema kung ganyan ang halimbawa style ng jeep mo, yung lumang style. Pero yung loob, yung makina, at yung buong jeep ay alin? Ha? Road safety, roadworthy, yung mga yan. Mahirap bang gawin yon? Anong sabi ng LTFRB? Hindi ho namin kayo pipigilan kung sa inyo gustong bumili, kung gusto nyo ng ganitong bisasakyan, kung gusto nyo ng ganito. Ang mahalaga po, makapasok at makasunod kayo sa standard para sa modernization ng ating transport. What the fuck? Ko, kakainis. Aabot sa 25,000 miyembro ng Piston at Manibela ang tinatayang maikiisa sa Tigil Pasada sa Metro Manila. Tapos alam nyo, ang maganda nito, pagka lahat na ay naayos na yun sa ating public transport, ano, at magaya ng Pilipinas, ang bansang may mga alin, point to point, diba? Hindi man siya talagang malalaking bus dahil parang minibus lang siya or mga traditional jeep, magkaroon tayo ng maayos na alin point to point na babaan, sakayan, para po alin, wala po nung nangyayaring biglang kakatingka, sisingit, magkakatrapik. Naintindihan nyo? Sana ho maging ganun na rin tayo. Kasi kung habang buhay na nandyan at ganyan kabalasubas yung mga sasakyan sa kalsada, traffic, eh yun ngang mga alin, mga bus driver na iba pa eh, mga loko-loko rin eh, hindi ko nila lahat. Diba? Basta na lang makapagbalagbags ng pasahero, makapagbaba, sumingit. Paano tayo uunlad na ta-asenso? Kayo mismo ang pumipigil, mga gunggong. Oh. Aabot naman sa 80,000 miyembro ang sasali mula sa mga probinsya. Kumbinsido silang mapaparalisa nila ang transportasyon. Kaya... Kagabi lang ho, lumabas ako, no? Kami. Nagmotor-motor ako. Nakasunod ako sa isang jeep, pero malayo ho ako. Ano? Ngayon, tumabi. Okay naman, ayos, tumabi ah. Ngayon, lumampas ako, inovertigan ko. Ngayon, swabe lang yung takbo ko, mga 30 lang. 30 to 40. Kasi medyo matrapik yung lugar, papatrapik na. Akalaan nyo, hinabol ako ng jeep, tapos paghabol sa akin, umovertig, biglang kumat, magpapara lang pala. What the fuck? Kaya nakakabuisit na talaga eh. Dapat nang maayos tong ganitong klaseng problema natin. Kaya naman, di maiwasan ng mga commuter na mga mga... Oh. Sanay naman po maglakad. Nakakari ka na. Iba hassle yun. Minsan lang po, pag ano, mainit. Ayun, paano ngayon, mainit? Itis-tis na lang eh. Basta mga, ano lang, makarating lang ng school. Bukod sa wala ng deadline extension, ituturing na rin na Colorum ang mga PUV na hindi pa nakapag-consolidate. Pero ayon sa Manibela, di sila titigil sa pamamasada. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbag namin dyan yung aming mga jeepney. Hayop na yan. Ganong kakabastos. What the fuck? What the fuck? Naririnig nyo yung sinasabi nito ah. Yan yung presidente nila. Binigyan ng ilang pakiusap, binigyan ng ilang palugit, kahit pa sa mga nakaraang administrasyon, meron na tayong modernization project para sa mga jeepney. Hanggang sa umabot sa punto na deadline na. Tapos ngayon, kayo pa? Mananakot pa talaga kayo? Ay, talaga naman. Kung ako sa inyo, LTO, LTFRB, AMDA, kapag nahuli nyo ho, tas binalagbag, impound nyo lahat yan. Para lalong mamroblema yung mga animal na yan. Direk, ang shadow ka namang hard sa mga ano, parang di naman kayo nagkaroon ng jeep at di naman tatay mo jeep ni driver, konduktor ka pa nga, Direk eh. Kaya nga alam ko eh, kaya nga nagagalit ako dito, ang hina umintindi nito eh. Ayan na naman siya oh, nananakot nung nakaraan nga eh. Anong ginawa nila? Parang nang-hostage sa gobyerno. Ang kakapal na mukha nitong mga to. Noong napa-extend, todo samba kay BBM eh, no? Todo ano sa presidente, salamat po, mahal na Pangulo.
kasi po, ganito, ganyan. Nung papalapit na, itong punyata, abunat na ito, wadya, wadya, di ba, Bernice Wandering? Tapos, ayun na nga, in-extend pa ulit na isang buwan. Salamat po, mahal na Pangulo, sa pakikinig sa aming mga channeling. Kaya naman po, kami ay patuloy na makakapagmasada pa, ganyan-ganyan. Ngayon, eto na, oh. Magbabalagbag na daw sila. Kung di ba naman kayo mga gago rin, eh. Halap ka. Oh, tuloy natin. Oh. Gate pa rin ng LTFRB, parte pa rin ng solusyon sa trapiko, yung consolidation o yung pag-iisa ng prangkisa ng mga jeepney. Kung may maayos kasing fleet management o yung pagdidispatcha ng mga jeepney units, hindi mangyayari yung ganito, na may dalawa o tatlong jeepney na bumabiyahe sa kaparehong ruta ang sabay na naghihintay. Pero halos walang laman. Pinaghahanda naman na ng... Alam nyo, no, sa ibang bansa, lalo na ho dito sa South Korea, kahit to, kasi pa ito ah, sa South Korea, swelduhan eh. Meron silang ano eh. May benepisyo din. So sila, wala silang pakialam. Basta dumaan sila dun sa isang station o bus station. Halimbawa ho, kunyari, nandito tayo sa Pasig. Kunyari, dadaan yung bus dyan, may station. Susunod na stop, kunyari, Tagig. Kunyari lang ah. Kahit wala po yung laman, isa lang ang sumakay sa kanya sa Pasig. Dire-diretso lang po yun. At guess what, ha? Maximum na ng 20 seconds to 30 seconds ang alin. Ang waiting, mahaba na nga yun eh. Once na nandun ang bus dumaan, pak, sakay lahat. Tapos, andar. Wala nang ano pa. Oh, nabadag, 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 nabadag! Oh, yung mga wala nandiyan, nabadag, nabadag, nabadag! Halak ka. Wala nang ganun. Bakit ito hindi nagreklamo at asensado yung mga driver sa Korea? Hindi ko naman sinasabing mayaman yung mga driver sa Korea, pero hindi ho kagaya dito. Kasi may sinasahod na sila eh. Di ba? Ay, dyan pala si Mike Ramos. Oh. Ang galing nyo pong magbigay ng opinion pang moon. Halak ka. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito kay ano ha, kay Robert tuloy. Mali ako ng Mike Ramos, parang kasi nung apelyido si Robert, Ramos din eh. Paki-subscribe si Mike Ramos, isa nating kasamahan sa pagsisiwalat ng mga fake news at mga faking balita ng mga DD shit vlogger. 'Di ba, Sap G? Oh, tuloy natin na Mike Ramos, 'wag niyo kalimutan para gobernador, charot. Gobernador. Oh, ito na, 'di ba? Oh. Ganon ka ganda yung sistema kasi nga consolidated yung mga bus doon. Hindi na sila namang problema na kailangan nila ng magkapit, mapuno nila yun. Pag alis nila, kailangan may pasahero. Diba? Oh, eh wala, ayaw nyo sumunod eh. Diba? Tapos ngayon, magagalit kayo. Oh, sabi ni Malditang Lola, ganyan dito sa US at sa Malaysia din. Alam ko sa Japan... saan pa ba? Sa iba, halos lahat naman ng ibang bansa, pwera lang doon sa mga anong bansa, ano to? Kagaya ng Bangladesh, India, wala silang ganyan eh. Parang nga tayong ganun din eh, sa transport, magulo. Tuloy natin. LTFRB, ang PNP, MMDA at mga lokal na pamahalaan sa magiging epekto ng tigil pasada. In most of these strikes na ginawa, the last three ones, hindi ho kami naglabas ng mga rescue buses dahil halos wala naman pong sumama sa kanilang tigil pasada. And bali na rin ho sa aming obserbasyon, halos lahat po bumiyahe. Hoy, MUG 2.0, malasakit, sino kinasuhan mo? Ano yung nakita kong picture? Saan ka galing nun? Sino kinasuhan yun? PM mo nga. Sa mga hindi pa nakasubscribe din yan kay IMMUG Malasakit o MUG Malasakit, tama ba? O yan, subscribe nyo. Evangeline Camilosa, maraming salamat po. Diba? Mas importante yung time na mahatid sa tamang oras ang mga passenger, kuya. Kaya sana someday maging ganun din ang Pilipinas. I'm hoping sana ganun din po. Wala nang antay-antayan pa. Wala nang kung ano-ano pa. Basta dumating yung bus dyan, may tao o wala,
si Bat. Kaya tayo nagta-traffic eh. Tulad niyan, titigil diyan mga lima magkakasunod, isang ruta lang, 'di ba? Macy at J Pro. Oh, tuloy natin. Oh. Sa huling bilang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, halos 80% na ng lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa ang kasama na sa mga kooperatiba at korporasyon. Oh, 'yun ang malaking tanong, Balbuena. Asan kayo? Natutulog kayo sa pansitan? Halak ka. Ayan o. Oh. Oh. Di ba? Oh. Ano daw? King Tutan. Halak ka. Ano pong ibig sabihin ng Palmolive? Gusto ko po malaman para makasunod sa... Ano daw? Makasunod ako. Palmolive Shampoo. Palmolive Body Wash. Mabango yun. Ginagamit ng alin? Mga babae na... Toot! Charot. Halak ka. Atuloy natin. Sa Metro Manila, mahigit 50% lang ang nakakapag-consolidate. Pero para sa LTFRB, pasok na sa target ang mga bilang na ito. Malaki na po yun because there are other modes of transportation. Tandaan nyo! Tandaan nyo, jeepney driver na ayaw magpa-consolidate. Ako nga, nakaabang ako eh. Saan? Nakaabang ako magpasok ng sasakyan sa Grab. What the fuck? What the fuck? Kaya kapag may bakante na at binigay sa mga Grab ang mga linya o binigyan ng prangkisa, siyempre wala na yung mga na phase out, 'di ba, yung hindi nag-consolidate. Oh, siyempre may mga prangkisa diyan na pwedeng ibigay. Oh. Although may mga ruta 'yon, pero siyempre mako-consider ng ating LTO o LTFRB, o sige, para makatulong din at makabawasan sa mga pasahero na gusto ng ganito, open pa tayo ng slot para sa mga gustong mapumasok sa Grab. Hindi kayo nag-iisip eh. Yari kayo dyan. Akala nyo, ganun-ganun lang yun ah. Oh, tuloy natin. Oh. Available po, hindi lang naman po yan mga pampublikong jeepney. Meron pong tricycle, meron pong bus, may UV, meron pong mga TNVS. So, hindi ko kami nababahala that in those areas, magkakaroon po ng tigil ng paralyzation of public transportation. Kita nyo? Diba? Ewan ko kung nag-iisip si Balbuena dyan. Sigurado, sisisihin ka ng mga miyembro mo. Pinakatakdang magpulong ang MMDA para maihanda ang mga rescue vehicle na magsisigurong maihahatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon. Yan o, para walang mga ganyan-ganyan. Kasi pag may station na yan, ganon. Sa gitna ng tigil pasada, sa Lunes, nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. At ngayon mga kaeksena, itutuloy natin ang alin. Eto mga kaeksena, dahil usapin tayo ng mga nag-transport strike, eto, isusunod ko na dito. Meron na naman pong alin, mga pasaway sa EDSA busway at meron din pong panukala ang ating Pangulo sa mga abusado at mga pasaway na politiko o mga nananamantala pagdating po sa pagsunod sa ating alin, batas trapiko. Lalong-lalo na po yung mga gumagamit ng mga wangwang, businang hindi naman dapat at mga blinker. Pero dito muna tayo sa EDSA busway. Okay? Tingnan nyo po. At kung sino man ito na senador daw may-ari, babanatang kita kahit sabihin mong halimbawa ka pro-government na senador to, pag nalaman ko sino may-ari nito, yari ka sa akin. Maniwala ka. Eh paano direk kung si ano pala yan? Sino? Sino? Basta, kahit sino pa yung may-ari niya sa sakyan na yan, kung kay President Bongbong Marcos yan, babanatang ko yan. Bakit? Panoorin nyo. Ito na. Hinarang at hinuli ang ilang pribadong sasakyan na dumaan sa EDSA busway ngayong araw. Kabilang na rito ang sasakyan umano. Portis Pemina, huwag ka na magalit. Sampaling kita dyan eh, charot. Shoutout sa'yo. Huwag ka na umiyak. Ikaw naman, oh. Simula na tayo, eh. Ang isang senador na tumakas pa habang tinitikitan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Sunod-sunod na ang paalala at hulihan laban sa mga sasakyang pilit na dumaraan sa EDSA busway kahit bawal, pero hanggang kaninang umaga. Kita mo! Oh, sasabihin ng mga DDC niya, kita niyo na, korap talaga yung gobyerno natin. Tanga! Ayan nga, oh! Hinuhuli, oh! Pero mamaya may babanatan ako. May ilang motorista pa rin na pilit nagpapasaway. Grabe naman kayo! Oh, wait lang, ah. Nakita nyo ito. May tatak pa kayo ng bagong Pilipinas. Baka pwede nyong imbestigahan sino may dala niyan. Ha? Mister, wag na, hindi na pala trabaho ng presidente yan. Abalos! Bautista! Oh, PNP chief! Nakakahiya ho ito. Alam naman po na bawal dumaan doon ang mga ganitong klaseng sasakyan, lalo't hindi naman ho sila otorisado at hindi ho emergency. Bawal ho yan, ang kakapal na mukha nitong may dala nito kahit pulis pa kayo. Mali po kayo dyan eh, hindi ho kayo pwedeng magpalusot dito. Kakapal na mukha nyo eh, no? May ilang motorista pa rin na pilit nagpapasaway. Ang SUV na ito na... Oh, ito, number 7. Ito yung pasaway. May plakang number 7, hindi nakalusot. Ang plakang yan. 19 Congress. Nakaw, sino kaya sa mga senador yan? Sino kaya yan? Nakatakda lang para sa mga senador. Ibinigay naman ng driver ng SUV ang lisensya nito sa mga humarang na enforcer. Pero habang sinusulatan ng ticket... Hoy! Ba't ka tumakbo? What the fuck? Edgardo Blancaflor, sa pagpapatuloy ng pagsisiwalat sa mga DDC at na komunista. Halak ka. Praise the Father. Hindi nga, ito promise ko sa inyo. Pag nalaman natin kung sino yan, ay wala akong sasantuin. Kahit sabi, halimbawa si Atty. Libayan, kunyari lang ha. Halimbawa si Atty. Libayan yan o si Atty. Claire yan, babanatan ko yung dalawa na yun. Bakit? Mali kayo eh. Ba't kayo dumaan dyan? Alam nyo na yun eh. Tuloy natin. Tumakas ka pa. Biglang humarurot palayo ang SUV. Baka naman na-jibs na. Halak ka. Baka na-jibs na. Hindi kabilang ang mga senador sa mga pinapayagang dumaan sa busway. Kaming pangulo, pangalawang pangulo. Pakitandaan to mga kapatid ha. Ayan lang po ang pinapayagan sa EDSA busway. Senate President, House Speaker at Chief Justice lang ang pinapayagang government official na makadaan sa EDSA busway. Bukod pa riyan, syempre, ang mga registered city buses, fire trucks, rumeresponding mga sasakyan ng pulis at mga ambulansyang may sakay na pasyente. Desidido naman ang Transportation Department na panagutin ang tumakas na driver. Dahil kailangan pong malaman yan, huwag nyo tatantanan yan, kailangan malaman ng taong bayan yan. Lalong-lalo na ako, kailangan ko malaman yan. Inaalam na rin kung kaninong senador nakarehistro ang sasakyan. Patay ka ngayon, senador ka, kung kanino ka man. Kung ako sa ngayon, magpakita ka na, magbigay ka ng statement mo dyan. So una nga, pagka ganyan may ano, at hindi naman na isinurrender o hindi na issuean ng ticket, ay bibigyan ng show cause order dahil nahawak na nga namin yung driver's license. Ang driver na tumakbo ay mas mataas ang nagiging parusa. Kaya hindi dapat itutularan. Isa pang sasakyan ng nasita na may logo naman ng PNP. Nakita nyo, alam nyo, unahan ko na. Gagamitin to, baka gamitin to ng mga DDshit na fake vlogger. Mga fake news vlogger, bakit? Kasi may nakalagay na pulisya tapos bagong Pilipinas. Sasabihin na naman niyang korap. Laba kasi Marley ka, gamitin din to. Pag ginamit nyo yun, ang tatanga nyo. Anong ginawa po ng otoridad natin? Hinarang, tinikitan. So asan ang korap dyan? Diba? Ang korap yung kay Chabit. Magbabayad ng 100, magbibigay, parang suhol. Yun ang korap. Mamaya, babanatang ko ulit si Chabit. Saan yung destination niyo, sir? Sa DIDN. Bakit po kayo napadaan sa busway? Sa, may emergency kami, sa karami kami. Wow, emergency, sir, ha? Pero, sir, alam niyo, bawal po. Okay na po. Direk, paano kapag si JP, kahit pa,
Kahit si PBBM yung dumaan doon, nakasakay sa sasakyan ng senador, pababanatan ko yun. Tuloy natin. Sa kabuuan, 6 na sasakyan at 1 motorsiklo ang tinikitan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation. Base sa MMDA Regulation 23-002, 5,000 piso hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga daraan sa busway, depende kung ilang beses nang nahuli. Sa gitna ng mga hulihan, nagpasya naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bawasan ang mga opisyal na pwedeng gumamit ng mga espesyal na plaka. Ito magandang ginawa ng presidente ngayon. Kasi napapansin natin, ang dami mga abusado di ba? Ang mga protocol plates o low-numbered plates kung tawagin, ay ang mga plaka na ibinibigay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nako, senador nga yun, oh. Ngayon? Yen, direct pa shoutout si Jack 22. Love na love ka niya. Hi, Jack 22. I love you too. Praise the Father. Diba? Thank you po. 14 na plaka na lang ang pwedeng gamitin. Nilayan sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, kasama na ang mga Cabinet Secretaries, mga mambabatas, mga mahistrado, ang Solicitor General, ang Ombudsman, pati na ang Chief of Staff ng AFP at Hepe ng PNP. Sa bisa ng Executive Order No. 56, inalis sa listahan ang COMELEC Commissioner, Cabinet Undersecretaries at mga Regional Trial Court Judges. Maliwanag ah. Yan po ang bagong panukala o pinag-uutos ng ating presidente. Ayon sa Pangulo, dumarami na kasi ang mga insidente ng nakikigamit ng protocol plates kahit hindi autorisado. Kaya't panahon na para limitahan ang mga pwedeng gumamit ng special plates. Tama. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu. At ngayon, ano pa? Kaya napilita, hindi, kaya nagawa ng ating gobyerno na ipatupad yan. Dahil ho dito. Saan? O pakinggan nyo to at panoorin nyo to. Sinita ng Highway Patrol Group ang mga motorista sa EDSA na hindi autorisadong gumamit ng wangwang at iba pang signaling flashing devices. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Para masama loob ng reporter ah. Ate, bakit? May problema ba tayo? Pia, ilang motorista ang nasita ng mga tauhan ng PNP-HPG sa ikinisinilang operasyon kaninang hapon dito nga sa EDSA sa paggamit ng mga blinkers, LED lights, commemorative plates at wangwang. Hello, Mang Pandoy. Selma, Lingat, direct na alis antok ko. Ba? Bakit naman? Tulog ka lang dyan. Charot. Kahit daw tuloy ang paninita ng mga taga-highway patrol group sa mga motorista, meron pa rin daw silang nahuhuling di otorisadong gumagamit ng blinker, siren o wangwang at mga LED light. Nako. Isa na ang SUV na ito, baklasang blinker at kumpiskado ng mga tauhan ng HPG matapos mamataan sa EDSA kaninang hapon. Napara rin ang SUV na ito matapos makitang gumagamit ng commemorative plate. Ba, ayos ah. Ang isang ito na para matapos makitang may LED light. Oh, may ilan daw kasing inaabuso ang paggamit ito para makaiwas sa huli, traffic at coding. Sa unang offense, kumpiskado ang Alam nyo, dapat din nga eh, yung may mga sticker dyan, hindi ko na lang mababanggitin ha, huwag ko kayong magagalit. Kasi kung minsan no, meron no tayong makilalang mga samahan na ano, pasensya na po ha. Kung minsan, no, alimbawa, yung SPG na manghuhuli o yung LTO o MMDA na miyembro ng samahan, tapos makikita nila, may sticker ng samahan nila, lam na dis. Dapat, yung may mga ganun, dapat wag na humaglagay-lagay ng mga ganun eh. Lalong na pag gagamitin pa, pulis kunyari, o kaya lawyer, may mga ganun, may gumagamit ng ganun sasakyan eh. Naglalagay sila na lawyer sila, na pulis sila, sundalo, na coast guard sila. Pag may mga huli-hulihan, yung ganyan, dapat wala nang ganun. Kung para malaman kayong mga alagad ng batas, eh, ipag-chinek na lang kayo. Hindi yung titignan, makikita mo sa salamin nila dyan, nakalagay yung logo ng PNP, ng kung ano-ano pa, o samahan. Dapat ipagbawal din yun. Sa tingin nyo, tama ako. Ito, pero maaring maharap sa mas mabigat na parusa at sanctions kapag mahuli ulit.
pag first violation is kino-confiscate pa natin yung blinkers o yung mga flashing lights. Sa pag second violation na po, pwede na po nating sampahan ng karampatang reklamo at pwede po siyang mapatawan ng hanggang 6 na buwan na pagkakakulong o di kaya po multa na 600 pesos at pwede pong ma-revoke o ma-cancel yung kanyang registration ng sasakyan. Oh, naririnig nyo ha? At happy birthday din kay Princess Alsona mula sa iyong tawag dito. Nanay na sila, Arnie Alsona. Happy birthday, Princess Alsona. Oh. Tuloy natin. Oh. Ang operasyon ngayong hapon, ikinasama tapos si pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas mahipit na pagpapatupad ng batas laban sa gumagamit ng mga sirens, blinkers at iba pang signaling flashing devices. Pia, asahan na raw ang mas maigting na operasyon ng PNP-HPG. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. O ngayon, bago ko ituloy yung kay Chabit Singson at sunod natin si Rapi Tulpo. Pero bago yon, ang daming hindi nagle-like. Ano to? 1,500 yung alin? Ay, 1,500 yung ano dito, basher? O, pakilike muna at susunod na natin sino? Si Manong Chabit nyo. O, halika na, like-like na, di ba, Nospi? O. O, o, o. Ah, Kap Ready, panumpyo, tanong, ano number? Hindi ko alam. O, ngayon, mga ka-eksena, ay, meron pa pala ako dito. Isa po, yung ban. Mamaya na tong ban. Ito muna. Okay. So, mga ka-eksena, na-content na natin, na pag-usapan na natin yung ginawa ni Chabit, ano? At yung sinasabing 100,000 na parang pabuya o reward niya sa mga humuli sa kanya. At sinundan natin ang follow-up na content yun dahil nga yung iba, kagaya ni Brothers Travelers na tatanga-tanga, siya tuwan-tuwa dun. Pero hindi niya naisip na pwedeng pumasok saan? Bribery, corruption, panunuhol. Yung ganong klase. Na nakita ho natin na meron pa dapat violation si Chabit Singson, pero alin? Ano lang ang sinita at ginawa nung humuli na MMDA? Anong pangalan ng MMDA secretary ba yon? Yung bago? Sir, sablay ka sir. May nakita akong video nyo. Ha? May nakita akong video kung paano nyo inamprehend si Chabit Singson. Kung ako sa inyo, mabuti pa, mag-resign na kayo. Rapi Tulpo, ikaw ba yan? Halap ka. Hindi, sinasabi ko to mga kaeksena, dahil dun sa napanood ko, kung si Nebriha nga, doon kay Bong Revilla issue, dapat talaga mag-resign. Kasi kitang-kita eh. Tapos makikita natin yung bagong sekretary ngayon. Ganon. Para sa akin no ah. Sir. Sira ka eh, kiss ka. Sir, totoong buhay. Bakit direct? O eto, panoorin nyo to. Nanggigigil ako dito sa ano na to eh. Ng MMDA na to eh. Oh, doon pa lang narinig niyo na ni radyo sa kanya at nakita niya na si Chabit pala yung hinuli at sasakyan ni Chabit. Anong sabi niya? Oh, sabi niya, "Ay si Chabit pala, puta na." Para bang pinakita niya na nahuli sa camera eh. Pinakita niya na parang gulat na gulat siya. Ako po, ayan si Chabit, patay. Parang ganon. Sir, kayo po yung tagapagpatubad ng batas. Ba't po kayo natatakot? Ano meron kay Chabit? Ba't kayo natatakot? Eh siya nga ho nag-violate ng batas natin. Ha? Anong sabi ulit ni ano? Nung MMDA? O, pakinggan nyo. Si Chabit.
Napamura pa eh, no? Kung titingnan nyo mga kaeksena, oh. Ayan, oh. Siya yan. Siya po yan. Oh, tuloy natin. Wala si Chabit yan. Oh. Oh. Tapos yung kasunod na sasakyan ni Chabit ay alin? Merong blinker, pula, at blue. So, meaning, dyan pa lang meron ng violation. Doon sa isang sasakyan, bukod sa pagdaan nila sa EDSA busway. Tapos itong si Bobon Travelers, ha? Tuwan-tuwa, pinapalakpakan si Chabit at magbibigay ng donasyon. Kitang-kita mo yung mga mukhang pere. Halak ka. O, tuloy. Balwarte Motorworks. Ang kapal eh, no? Alam nyo ba yung kinuwanan ko ng video na to? Isa rin tanga. Bakit, Derek? Ganon din yung kanyang caption. Natutuwa siya na nagbigay si Chabit ng 100K. At ang sabi niya pa, dagdag niya sa caption niya, sana lahat ng dadaan sa EDSA ba subway ganito. What the fuck? Na alin, magbibigay ng suhol? Na hindi susunod sa batas? Hello, no one is above the law. Gonggong. Oh. Ayan na, oh. Oh. Ah. Ah. Gulat sila, oh. Ah. Ah. Ayan na siya, ayan na siya. Pakinggan niyo mabuti yung sasabihin nito, ha. Alam mo, sa totoo lang, sir, gusto ko itang pektusan. Halak ka. Hindi, sa totoo lang, ha. Ah. Narinig nyo? Opo, manong, opo, pasensya na po. Opo, manong, pasensya na po. Opo, pasensya na po. Ano to? Ha? Ano to? Para ka lang amuyong ni Rapi Tulpo dyan? Opo, yes, sir Rapi, opo, idol, yes, sir Rapi, opo, tapo po kayo. Wala na po, mas tama po sa inyo, tama po. Ang dami mong hininging pasensya. Ang nagkamali at nag-violate si Chabit, ikaw pa yung hingi ng pasensya. Direk, baka naman nagbibigay lang ng respeto. What the fuck? Ikaw nga yung authority eh. Hindi naman sa pag... Depende sa iyo kung babastusin mo yung alin, pag-apprehend mo. Kung maayos sa pag-apprehend mo, hindi mo na kailangan pa mag-sorry-sorry dyan. Sorry po, pasensya na po, manong. Opo, pasensya na po, manong. Ayos ka, sir, ha. Oh, pakinggan nyo, ha. Overtake lang kami. Opo, manong, pasensya na po. Opo, overtake lang. Anyway, munta na. Opo, pasensya na, manong. Tita ako, eh. Opo, pasensya na po, manong. Pagtikita mo na, meron na po. Tita ako sa... Opo, meron na po. Opo, pasensya na po, sir. Pasensya na po. Oy, bayad ako, ha. Munta ako. Patay po. Nadiktahan pa eh. Ay, may sasabihin pala. Ito pala yung nag-upload. What the fuck? Oh, isasama na rin. Alam niyo, hindi ko kasi pinanood ng buo. Meron pala tong mukha na to. Well, nahin, dyan din naman yung mukha mo dyan, kuya. Isasama na kita sa babanatang ko. So, ayun na guys, nag-apologize na nga ito si Sir Chabit sa mga nakahuli sa kanya at bibigyan niya pa ito ng mga reward. So, napakaswerte kung sino man yung mga MMDA na yun na nakahuli sa kanya, diba? So, yung lahat, gusto ko. Para si Travelers lang ang utak eh, no? Ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na... Ito, pakita ko sa inyo ah. Bubuhin ko. Ano sabi niya? Sana ganito lahat ng mga mayayaman. What the fuck? What the fuck? Walang yang utak yan. Gumawa na nga ng violation.
anak ng kabuti, buing ko pa. Ito pa, nasa kinat ko kasi. Ayan siya, oh. Oh. Wala niyang utak mo, sir. Nahuli sa bus lane. Huda Sigong. Wait lang, ah. Sabi mo, okay lang naman, in fairness, nagbigay ng apology. Diba? Alam nyo, tama lang at kailangan niya talagang humingi ng apology dyan. Mag-public apology siya. Pero ang mali dito ay yung pag-alok niya at pagbigay niya ng reward o parang padulasan datingan eh. Reward. Para saan yun? Diba, Maria Barcelona from Anghono? Oh. Yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Sa, hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Oh, kung lahat ng ganyan, ng palusot, wala na. Wala nang susunod sa batas natin. Oh. Hindi nakasarayo kasi bukas. So kasalanan pa pala dahil bukas yun, kaya kayo lumabas. Anong lane ba yun? Di ba bawal dumaan doon? Dahil bukas, dadaan kayo. Anong katangahan yun? Halak ka! Anyway, hindi dapat tularan. Oh, di ba? Alam mo pala eh. And my congratulations sa mga tiga MMDA na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan mo sila ng reward eh. Baka kala... Halak ka! Bakit kailangan mo mag-reward? Ulitin ko ah, yung MMDA Secretary Artes ba yun? Sir, kung ako sa'yo sir, mag-resign ka na. O kaya mag-step down ka na. Huling-huli ka sa video eh. Opo, Manong, pasensya na po, Manong. Opo. Anong katarantaduan yun? Kayo yung ano eh. Kayo ho yung ano dito, otoridad. Tas kayo yung yumuyo ko. Ay, nako. Guy, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premium mga nakahuli sa akin. Ay, ang galing. Bibigyan ng premium yung nakahuli. Ayos siya. Ano to? Parang ang dating Easter Sunday. Bigyan ko ng 100,000. Aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari. Hindi po namin sinasadya. Hindi dapat tularan. So yun, malinaw na malinaw mga kaeksena. Yan po ang gusto ko ipakita sa inyo na hindi dapat to ito. Hindi ko dapat ito gayahin. Dapat nga ho, mag-resign na to si Artes eh. Oo. Sa totoo lang sira ka sa akin Artes. Hindi man ako kilalang vlogger o hindi naman ako sikat, di ako ma-impluwensya. Isang ordinaryong mamayan lang din ako. Pero para sa akin, sira ka, sir. Sa totoo lang sa pinakita nyo po, yan po ay isang senyalis ng alin, Padrino System, ng alin pa? Nang kaya po kayong mabayaran? Bakit to? Eh, kitang-kita nyo na, oh. Magbibigay ng reward. Yun lang, mga kaeksena. So, ano pang hinihintay natin? Iduduktong ko na to, mga kaeksena. Isa pa. Oh, eto naman. Oh. Isang may-ari ng Colorum na ban. Sinabi, kamag-anak daw siya ng Secretary DILG na sino? Si Abalos. What the fuck? Hindi ko binakampihan yan ha. Baka sabihin nyo, kinakampihan ko yung mga yan. Tsko, maling-mali na nga, kakampihan mo pa. Huwag ho tayong gumaya sa mga DD shit vlogger. Maling-mali na, kinakampihan pa. Bulag. Tuloy natin to. Colorum na nga. Peke pa umano ang lisensya ng driver ng naharang na MMDA van sa Quezon City. Shoutout DJ Byron na. Congrats. At ang may-ari niya, nagpakilala pang kamag-anak ng Interior Secretary, pero walang lusot. Nakatutok si Dano Tingkungko. Rona and Barok, direk wag naman. May pamilya din at sana maging aral na lang sa lahat. Ma'am, sir, Rona and Barok. Sana ho naisip po yun.
Halimbawa po, halimbawa ho, siya ngayon, gamitin ho halimbawa ng ibang sabihin na natin ng kabilang grupo. Wala ho tayong magagawa diyan. Kitang-kita ho yung kapalpakan na ginawa ng artes. 'Di ba? Kung meron ka palang pamilya, may anak ka pala, may asawa ka na papalamunin o bubuhayin, ba't ka gumawa ng ganun? 'Di ba? Ganun lang yun, politiko ka eh. At saka public servant ka, pero ganun ang trato mo. Meron kang kinikilingan, pinoprotektahan, walang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Servisyo yung totoo, 24 oras. Charot. Tuloy natin. Diba? Oh, ito na. Sa anti-colorum operations na ito ng MMDA sa Cubao, Quezon City kaninang umaga, naharang ang van na ito na namamasada kahit walang kaukulang prangkisa. Saan po kayo papunta? Laguna po. Lahat po kayo, Laguna. Magkano po yung per rate nyo po? Per rate. Pa? 200 po. Lahat po kayo, Laguna po ha. Wala pong ibang way. Sige po. Farmers Cubao to Laguna, 200 per head po. Kaya. Sino nag umuwi ng Laguna pag sumasakay po kayo ng legit na mga TNBS, magkano bayad, mga ban? Ano ba kahalagahan? Bakit hindi dapat koloro masakyan nyo? Unang-una ho, wala kayong laban dyan, wala kayong habol, kung ano man mangyari dyan. Naintindihan nyo? Ha? Sasalang-alang nyo sa medyo murang halagang pamasahe, eh, kita nyo ho ngayon, napakahirap ng ang daming nababalitang mga ban, sasakyan na nadidisgrasya dahil hindi ho mismo yung iba sa kapalpakan nila kung hindi yung kapalpakan ng ibang motorista. Diba? Kaya pwede ho, hindi naman natin hinihiling. Paano ko dumating sa punto na madisgrasya kahit hindi ho yung koloro man may kasalanan, nadamay kayo? Anong laban ho ninyo? Wala. Sasagutin ba kayo? Sagutin ba kayo dyan nung mismong may-ari ng sasakyan, nung van, nung driver? Wala kayong hahabulin dyan. Tuloy. Kahit bistado na ayon sa MMDA, ayaw magpatiket at ayaw magpa-impound ng sasakyan ang driver. Nabaastig ah. Dagdag paglabag pa nang makitang peke ang lisensya niya. Kita nyo na? Kolorum ka na nga, peke pa yung lisensya mo. Panis. Sa akin, 10 years lisensya ko. Panis. Sa tagal ko na may lisensya, wala pa akong violation. Panis. Diba? Tuloy natin. Dahil mali ang spelling ng pangalan ni LTO Chairman Vigor Mendoza. Upon further apprehension, ito po ay napara natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirm na meron pong mga pasahero. Ayan, ito yon. Hoy! Hoy, ulitin ko lang ha. Ulitin lang natin. Ito po ay napara natin at nahuli po natin na... Tingnan mo. Ikaw, sir. Meron ka pang kapal lang mukha para magaganyan? Di ba? Kasi nakakahiya yan eh. Nagsisita ka ngayon ng ibang mga maliliit na tao. Di ba? Although alam natin na may mali talaga yung sinita nyo. Pero parang nakakaya naman, no? Tapos meron kang kay Chabit Singso na issue. Kapal naman. Talaga pong nagsasakay and confirm na meron pong mga pasahero na... Si Artes ba yan? Hindi, ito pala. Hindi si Artes yung dapat mag-resign. Ito, ayan yun! Yan yun! Ikaw! Ito yung sinasabi ko mag-resign na. Siya yung nasa video ng Alen. Sorry po, Manong. Opo, pasensya na po. Pasensya na po. Manong, opo, pasensya na po. Opo, pasensya na po. Ito yung sinasabihan ko na mag-resign. Correction, hindi si Artes, ha? Si Gabriel Go. OIC pala to. Anak ka naman gago. Yegay talaga, oh. Napagaya tuloy ako. Tuloy natin. Ano daw? Sumuko ka na, kibulok. Wala pa, kalma lang. Wala pa tayo doon. Maya pa. Nagbabayad patungo Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At paano kung halimbawa yung hinuli nyo nagsabi na ano? Diba? Ewan ko. Wala na tong karapatan magaganyan. Pangalawa, yung driver po nagpresenta ng lisensya. However,
Upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. Sa gitna niyan, isang alias Jazz Abalos na may-ari raw ng nahuling van ang nagpakilalang kamag-anak daw ni DILG Secretary Benher Abalos. Patay ka. Pumunta siya dito sa ahensya upang makipag-usap. Noong una, ang sinasabi nga po ng kanyang driver ay tito po niya ang ating buting secretary. Then upon arrival dito po sa ating opisina, dahil ninanais nga po niyang makipag-ayos, yun po ang sinasabi niya, sinasabi naman po niya siya po ay pamangkin. Verify namin na itong taon na to, malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating secretary. Pero narinig nyo naman sa town hall meeting ng ating Pangulo tungkol sa traffic na si mismong SILG ang nagsabi na hulihin lahat ng nagkokolorum. Paano po si Chabit? Diba? Okay lang po yung ginawa nyo. Pasensya na po, Opo Manong. Pasensya na po, Manong. Whether kamag-anak o kung sino pa man yan. Ayon pa kay DILG Secretary Abalos, siya mismo ang nag-atas na i-entrap ang gumagamit ng kanyang pangalan. Sinasabi ng aking ano, na malayong pamangkin nga. No? Pero ako, wala akong pakialam. Wala akong pakialam maski kamag-anak ko pang malayo o malapit o kaibigan ko pa o sino man. Kasi kung gagawin natin, walang mangyayari sa bansa natin kung puro ganun na lang. Pasensya na kung kamag-anak ko man siya, pero sana maunawaan niya ang batas ay ang batas at dapat sundin natin lahat. Oh, narinig niyo! Some reports po nung MMDA officer, name drop po kaagad siya na siya ay kamag-anak ng SLG. That name dropping alone is enough po na to threaten our ordinary officers. Kaya nga po nag-respond po kami kaagad kasi yung place of apprehension is very near sa krami, sa office namin. Kaya pagdating sa tanggapan ng MMDA sa Pasig, tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na kapwa sasampahan ng reklamong falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience to persons in authority, at light threat. Dari kayo ngayon. Para sa GMA Integrated News, Danating Kungko, Nakatutok, 24 Horas. Okay. So mga kaeksena, halika na, punta na natin yung topic natin about kanino, kay Kibuloy. O, type action, sana pagalawin nyo yung like natin, no? Yung nagla-like pa lang dito, 150 pa lang. Wendy nga, Drek. Oo nga. 1.2 na pala, sorry. Halika na, type action, punta na natin si Kibulok. Este si Kibuloy, let's go! Oo, ito na mga kaeksena. Pupunta na natin si Kibuloy. Pero papasadaan lang muna natin ng konti sino. Ito, yung matandang konti na lang nalalabing kasiyahan sa mundo. Eh hindi yan direk. Sino? Hindi si Exciting. Mamaya pa yan. Pakembot-kembot pa, Exciting! Siguro natatandaan nyo yung binanata nating matandang vlogger na konti na lang ang natitirang kasiyahan sa mundo, eh gumagawa pa ng fake news. Kung nakikinig ka, Lakalye, magpahinga ka na rin, matanda ka na eh. Ha? Bago mo ko banatan, bago mo ko tirahin, ayusin mo muna yung fake news mo. Ha? Ikaw din, travelers, bago ka mag-aya ng debate, bago ka mag-aya ng kung ano-ano sa akin, i-correct mo muna yung mga mali mo, gunggong. Kahit ikaw, pambansang loyalista, lahat ng binanatang ko, i-correct nyo, sagutin nyo muna yung sinabi ko. Nakikita nyo dito sa baba, kinontent ako ngayon ng matanda. Sabi ko sa inyo, walang utak yun eh. Bakit, Derek? Kita nyo yung ano, title pa lang, Hiping Kulelat, Dapat Maistan Si Sara. Title pa lang, pantanga na eh. Oo. Tapos nakalagay pa doon, Jeff Rocks. O tapos, Kalye, oy, matandang ano? Talaga? Title yan? Oh. Alam mo, dumami nga views mo kasi ang dami nagsumbong sa akin, nanonood daw sila sa'yo eh. Asar na asar sa'yo eh. Kasi ganun ka daw kabobo, Spencer. Ang bobo mo daw sobra, to the max. Direk, grabe ka naman. Hindi, tignan nyo nga yung title, oh. Oh, sige. Oh.
Ngayon, papasadahan natin ng konti yung fake news niya. Hoy, Lakalye, bago ka muna lumipat sa iba mong kwento na walang wenta, sagutin mo muna yung inano ko sa'yo. Wala nang ang kakwenta-kwenta yung sinabi mong fake news eh. Hindi mo pa naitama. Ano yun? O ito, pakinggan nyo yung ulit sinabi niyang katangahan. O ito. O. Ito yung sined ni ano eh. Ano mo ginawa kay Sara Duterte? O, di anong tawag sa'yo, Lakalye? Fake news ka! What the fuck? Ayan o. Ito ka, tanda o. Bago mo ako banatan, ayusin mo muna to, Invisible Woman. Ulul! Ayan o. Oh. What the fuck? Ano ka? Bulag? Bago ka muna magkukuda, sagutin mo muna to. Fake news ka nga eh. Fake news nga kayong lima eh. Hindi lang kayo lima. Marami pa kayong gumamit niyan, mga tanga. Tapos nagmamagaling ka? Political vlogger? Talaga? Pwe! O ngayon, pakinggan niyo yung sinasabi niya. Nag-fake news na nga, wala pang kwenta. Wala pang dating. Wala pang kapunto-punto. Parang tanga. O. Buti pa to, nakaka-enjoy banatan kasi kahit nasusunog, nakakatawa eh. Pakembot-kembot pa, exciting! Oh, at least siya nakakatawa. Ikaw, walang kwenta. Pakembot-kembot pa, exciting! Oh, nagpe-fake news siya pero nakakatawa sa ginagawa niya. Ikaw hindi, Spencer, para kang tae. Ang title mo, Hibing Kulelat. Bakit? Anong kulelat? Sino ba? Ano ba binabasihan mo? Subscriber? Views? Hindi naman yun ang habol ko eh. Ang habol ko, sunugin kayo, mga bobo. Oh, tuloy. Talaga to si Spencer eh. Dined. Dined ba ni... Oh, tinan mo, hirap ka pa magpaliwanag. Dapat sa'yo, nag-ini-enjoy mo na lang yung katandaan mo sa buhay eh. Mag-travel-travel ka o kaya... Wawa naman tumatanda na to. Dined ba ni BBM? Talaga kayo. Dined ba? Ayun o, paulit-ulit. Nasa taas, andyan o. Lakalye, bobo ka ba? Tatanong lang. Lakalye, bobo ka ba? Tinatanong ko, ayan o. Panoorin mo paulit-ulit dyan. O, ayan ha. Tuloy natin. Ang mga bata, ayan o. Ito naman kasi Sara Duterte, o. O. Kakainis ka na eh. Ginagawa. Magpatingin ka, Lakalye. Mukhang may tama na yung baga mo. What the fuck? What the fuck? Grabe. Oo. Oh. Ginagawa ka ng gago dyan eh, ano? Ginagawa ka ng gago ni... Nung asawa ni Bongbong Marcos eh, ano? Ako naniniwala ako kay Bongbong Marcos lang, hindi niya gagawin yun, no? Oh, naniwala ka pala eh, kung kay Bongbong Marcos, hindi gagawin. Ayan nga, hindi gagawin, no? Diba? Kaya lang, siyempre, diba nga, takot nga daw sa asawa. Hoy, isinga mo yan! Maglalay pa na yung singot. Tapos pagka natawa, Greg, huwag mong tirahin. Ina-adho mo naman eh. Eh, anong ireribat ko dito? Bukod sa fake news na siya, yung sinasabi niya pa walang kwenta. Anong ireribat ko sa sinasabi niya? Eh, di tirahin ko na lang. Total, ganyan lang ang alam ng utak nitong matanda na to. Pag meron siyang kinokontent, gagamitan niya ng alin, ad home, para si Banat Bay. Manang-mana kay Banat Bay. Si Kayu, paano niya binanatan? Oh, in-ad home niya lang. Pero yung sense at argumento, wala. Bakit? Bobo eh. Oh, tanungin kita, matandang Spencer. Bobo ka ba? What the fuck? Oh. What the fuck? Tuloy natin. Sabi siguro, pag binati mo yan, yari ka sa akin. Oh, di nagkwento lang. Oh, wala. Ang gando lang yan. Ano pa?
Oh, kita si Bongbong Marquez. So, dinano ng asawa niya si Lisa at si Best Lady. What the fuck? What the fuck? Kaya mo pa, Spencer? Salamat ka, natuto yung lalamunan ko. Kung hindi, mas malupit pa yan. Oh, tuloy natin. Wait lang, commercial nga, pasok! Pakembot-kembot pa, exciting! Pakembot-kembot pa, exciting! Oh, tuloy natin. Hinawa ka na yung ilong. Oh, tuloy natin. Wala niya kadiri. Sabi nito, Donald Duck yata. Talaga lakali, gusto mo kayo pag-aasaran sa akin? Wait lang. Bago tayo pumunta kay Kibuloy, sulitin muna natin. Isang matanda di umano ay mayroong ebidensya patungkol sa nasabing pagdedma ng nasabing Pangulo ng Pilipinas. Saan nga kaya at ano nga ba ang dalang taglay na mga opinyon ng mamang ito? Saan din nga kaya tutungo ang ganitong klaseng komento na kung saan malakas, tumawa at maghalak ang mamang ito? Siya nga ba'y may halak o may plema lamang na hindi maluwa? Ating patignan. Dito lang. What the fuck? What the fuck? Maraming salamat po, 818. Thank you so much po, ha. Praise the Father. Praise the Father. Ah, tuloy ko na, ha? Kasi hindi, papakita ko lang sa inyo kung meron bang sinasabing maganda to. Kahit kanina yung live niya, sinilip natin tungkol dun sa argumento ng kay Sara Duterte. Palyado rin ang utak. Oh. Akalain mo, no? Ah, wala pa, wala pa, wala pa. Presidente ka, no? Pinakinabangan mo yung tao at... Oh, hindi, wala nga. Wala namang issue, no? Oh, wala. Ano ba talaga? Hindi, sabi ko lang na medyo alin? Nagmumukha ng tanga itong si Madam President, Vice President. Oh, hindi kami nagsabi niyan na mukhang tanga. Ikaw nagsabi mukhang tanga. Eh, bagay, gusto niya yan eh, di ba? Oo. Oh. Eh, discarte mo yan eh, laman tayo magagawa dyan. Oo. Oh. But at least hindi ka corrupt, no? Oo. Oh. Mm-hmm. Sino ba corrupt? Yung presidente tsaka first lady? O, di maglabas ka ng ebidensya, matanda ka. Ang tanda mo nang tagal mo ng vlogger daw, di umano, hanggang ngayon wala ka para mapatunayan dyan. Oh, maglabas ka ng ebidensya mong corrupt. Saan kayo kumukuha? Kay Maharlika. What the fuck? May press ko si Duterte. Yaan nyo lang yan. Bukas ko na yung babanatan. Bukas ko na titignan yan. Dito muna tayo mag-focus kay Kibuloy. Lang naman ang importante doon, hindi ka korap eh. Okay lang na alipusta-alipustain ka dyan. Gawin ka tanga eh. Gusto mo naman yan eh. Akalain mo na... GSC, maraming salamat. Direk, regaluan mo ng critical thinking. Ay, hindi napapasok yun dyan. Matanda na eh. Hindi natatanggapin ang katawan niyo yung critical thinking. Pabayaan niyo ng ganyan yan. Masusulit niya ng buhay niya ng ganyan. Nung araw, nililigaw-ligawan ka, no? Oo. At hindi dahil sa'yo. Tsaka sinabi niya, no, hindi daw korap si Sara. Paano mo nasabi? Nasagot ba yung mga ini-issue sa kanya about dyan? Anong sabi? Syukran, no comment. Halap ka. Tanga lang eh, no? Baka hindi, ano, kaya lang.
ngiting-ngiti pa naman si Sarah. Wala kami maintindihan. Parang hindi ano, parang wala lang. Ngita na yan. Paano mo hindi debunk kayo mapinagsasabi nito? Dati, alam mo yung parang bata na nakita. Alam mo yung parang teenager na, na dumating yung boyfriend tapos biglang marap na gano'n na yan. Akala niya ikikiss siya nung boyfriend yung palayas namin. Dalay. Sara Duterte naman. Nasasaktan kami sa mga pinaggagawa sa iyo. Ano? Oh, yun na yun! What the fuck? What the fuck? Wala lang. Sinakyan niya lang yung peke na slice splice video na yun. Sumama pa siya sa nasunog. Kung hindi siya nagpakita ng ganun, baka hindi ko pa siya kinontent eh. Nagpakita siya ng video eh, di sama kita. Total, papansin ka sa akin eh, di pansinin kita. O, tanggalin na natin yan, walang kwenta. Sabi ko sa inyo eh, pag matatanda na, yaan nyo na. Siguro, hindi ko napapatulan. Last na yan. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo kung gaano katalino gumawa ng content eh, no? Ganyan na yon. Tingin mo, madadali mo ako dyan? Ko naman. My God! Oh, tuloy na natin mga kaeksena at puntahan na natin si Kibuloy. O, halika na. Type action. Grabe naman to si Ryan Dugo. Isang bulati na lang pipirma dyan. Wag naman. Siguro mga isang dosena na lang. Nasa bakasyon pa yung ano, isang dosena ng bulati. Oh, ito na mga kaeksena, ito nga po, lumabas na, naku po, patay na. Ngayon, may tanong po ako dito sa mga hindi pa nakakasagot. Wala namang mali dito sa sinasabi ko, ha? Kasi depende yan sa choice nyo, kung anong gusto nyo, kung yan talagang tingin nyo. Kasi ang tanong natin dito, sa palagay nyo kaya, ano kaya ang palusot o maaring palusot ng mga DDC-et, kibulok vloggers? Diba? Nilagyan ko ng no one is above the law just to emphasize na yung pong paglabas ng warrant ay alin po. Yan po ay nasa batas, nasa konstitusyon, at yan po ay pinag-uutos ng alin? Korte. Okay? So maliwanag po yan. Ngayon, anong posible nilang ipalusot dyan kung sasagutin nila? At ang sumagot ng 19% sa korte na lang, pakanalang ito ng US, 19%. At ang sumagot naman na baka ang isagot nila o yung dahilan nila, inosyente pa rin si Pastor. May warrant na yan ha, take note, ang dami. Pangatlo, 5%, may banta ang buhay ni Pastor. O, ang last, ang choices natin na panghuli, sumagot ng 70%, lahat ng nabanggit, which mean, lahat yan, tatlo na yan, ay pwedeng gamitin sa sagot sa number 4. So, ang mas lamang ay 70%. Prayer rally, tapos BBM resign. Ewan ko ba kung asan ang mga utak doon. O, ito mga kaeksena, puntaan na natin yung kay Kibulok. O, wait lang, namali ako ng pindot. O, ito mga kaeksena, o, eto na. Dante, saan nagugat ang kaso na yan? At yan ba ay pwede rin piyansahan? Wait lang. Sorry. Namali ako ng pindot. Okay? Yan. Alright. Ay, bali yung pindot ko. Yan. O, yan. Maraming salamat po, Ma'am Ligaya. O, ikaw talaga direct pinapasaya mo araw ko na wala sakit ng tuhod ko. Ay, ganun po. Pakatuwa naman. Thank you po, ah. O, ito na. Tuloy na natin. Dante, saan nagugat ang kaso na yan? At yan ba ay pwede rin piyansahan? Naku. Hoy, mga kibulok vloggers! Ano yung sinasabi nyo bailable? Ito yung sinasabi namin na non-bailable. Paano gagawin nyo dito? Oo. Monica, nag-ugat ang kasong ito matapos ngang magreklamo ang isang 17 gulang na babae
ng umano'y mga pang-aabuso, siya ay minaltra. FPRRD said again, PBM is the PDEA lesion to him when was still a mayor. Ang galing ah. Halak ka. Ayos na, alam na ang galawan. Mamaya, bukas na natin pag-usapan yan, bukas tayo manununog. Ito, pinilit na magtrabaho at pinaniwalang ito ay bahagi ng kanyang paglilingkod sa relihiyon na pinangunahan ni Apollo Quiboloy. At ayon pa sa Department of Justice, Monica, walang piyansa itong kasong ito bilang paglabag sa ating anti-human trafficking law. Patay na, walang piyansa. Salamat po ulit nga pala sa lahat po ng tawag dito na nagpakulay at nagpa-member. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Andiyan po lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you. At this is my kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you sa inyong lahat. Thank you po. Okay, tuloy na natin. Salamat po sa inyo. Okay, let's do this. Okay, let's continue. Pasok! Praise the Father. Ibinag-utos na rin ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang pag-aresto kay Apollo Quiboloy kaugnay sa kas... Direk, baka fake news yan! Walang control number, walang kung ano mang verification yan. Mga DD-shit vlogger, ito kayo. Oh. Ito kayo, ito kayo. Ang tatanga nyo, pag sinabi nyo yung fake news pa yan, ewan ko sa inyo. Oh. Kasong qualified human trafficking. Kasama rin sa ipinaaresto ng korte ang lima pang kapwa akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes. Kanina lang po yung balita ha, baka sabihin nyo matagal na. Huwag nyo ang gayaan yung mga DD shit vlogger, nagbabalita ng patrending last year pa. Halak ka! Thank you po, Ma'am Ligaya. Tuloy natin. Grabe, no? Ang kaso ay paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na walang piyansa. Sa desisyon ni Judge Rinelda Estacio Montesa na inilabas ngayong araw, hindi nito pinagbigyan ang motion ng kampo ng religious leader. Nakalagay ito, no? Denied for being prohibited motion. Halak ka. Praise the Father. Paano na yan, mga kibulok vloggers? Yari na. Oh. Nainihain noong March 21 na ipagpaliban o suspindihin ang proceedings sa kaso at huwag munang maglabas ng warrant of arrest. Paliwanag ng korte, ipinagbabawal ang motion sa ilalim ng Revised Guidelines for Continuous Trial of Criminal Cases. Happy, happy birthday po. Pakigreet naman natin. Maraming salamat po, Timmy Kalilap. Happy, happy birthday po sa inyo. We wish you the best in life. The Murder G, more happy. The Bernard Sim, happy birthday you. Because every birthday to me, because you with a happy birthday. Happy birthday po, Timmy Kalilap. At maraming salamat din po, Mama Ligaya, sa inyo pong blessing. Huwag po kayo mag-alala, makinig lang po kayo sa akin at gagalit. Charot lang, nagbibiro lang ako, hindi po ako magpapastor. Halak ka. Praise the Father. Baka sabihin nyo, hindi ko po susundan na yapak ni Kibulok. Diba? Pero panis siya, no? Karaan nyo, nakapagpagaling ako ng masakit na tuhod, tsaka masakit na tiyan. Ano to? Albularyo na naman ako. Halak ka. Diba? Thank you po, Mama Ligaya, ha. Tuloy natin. Ito na. Wala din anya sa mga dahilan sa ilalim ng guidelines ang binanggit para pagbigyan ang hiling na suspindihin ang court proceedings. Dagdag pa ng korte matapos ang pag-aaral sa kaso kasama ng supporting documents. Na... Naku, ang laki, oh. So ordered. Pak! Pinalo yun, sigurado. Pag sinabing so order, patay, pinaluan yan. Diba? Tuloy natin. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ano pa, Derek? Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na siya rito.
Oh, tatay ninyo siya. Hi! Ano pa, Direk? Kaya, kung ninyong galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. What? Hey, pasok! Ay, wala. Nawala pala. Nakatago pala yun. Wait lang, ha? Nawala tuloy yung ano ko, moment ko. Yan, pakita natin. Pasok! Wait lang. Oh. Ba't ayaw lumabas na itong mokong na to? Lumabas ka. Pakembot-kembot pa. Exciting! Oh, exciting! Asa na ba ako? Nawala tuloy ako. O, game. Isinubit eh. Nakitaan ng sapat na batayan para ipaaresto si Kibuloy at iba pang akusado. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, inaasahan na nilang hindi pagbibigyan ang kanilang musyon. Tatay ninyo si Kibuloy. May kaso na yan dito. Oh, may kaso na yan eh. Oh. Pag hindi kayo dumaan sa kaso, hindi kayo pupunta ng langit. Halak ka. Charot, niro lang. Oh, ito pa. Oh, tuloy natin. We actually expected that in the light of the... Ay, ganun. Na-expect nyo pala agad yun. Ba't di nyo kagad nagawa ng paraan? Oh, na-expect nyo pala ano kayo? Ha? Oh. Political developments happening right now. And I think my co-counsel will file a motion for reconsideration. Na naman? Siyempre, karapatan nila yan. Mag-motion lang kayo na mag-motion lang. Pero wag niyong gagayahin universal motion dancer, ha? Sige lang, sulitin niyo yung pagmomotion niyo dyan hanggang gusto niyo. Diba? Oh, trip niyo yan eh. Diba? Pakembot-kembot pa. Exciting! Ay, DJ Byron, yung sinunog mo, tontawa pa, oh. Hindi na ka makamubon yan. Sigaw, ikaw lagot ka. And if denied, we'll raise the matter on certiorari. Oh. Pag-aaralan din umano nila gaya ng ginawa sa kaso sa Davao City, ay maghahain sila ng motion to quash o ipawalang bisa ang kaso at warrant of arrest. Samantala, welcome naman para sa Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng panibagong kautusan na hulihin si Kibuloy at mga kasamahan nito. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, patunay ito ng efficiency ng criminal justice system sa bansa na papanagutin ang mga individual na lumabag sa batas anuman ang kanilang kalagayan sa susyudad o kayamanan. Hanggang kailan ba sila magmomosyon? Oo. Monica, sa ngayon ay wala pa tayong nakita na lumabas na pahayag partikular, personal, si Apollo Kibuloy dito sa panibagong warrant of arrest na inilabas laban sa kanya at doon pa sa kanyang limang associate. Ayon naman dito sa kanyang mga abogado ay... kabilang sa kanilang pag-aaralan ay kung kinakailangang iakyat itong kaso hanggang sa Court of Appeals hanggang... Talagang aakit at aakit kayo doon. Eh si Kibuloy, hindi naman nagpapakita eh. May paiyak-iyak pa eh. Mamamatay ako doon. Sabi sa mga kakababayan ko. Mas mapipiliin ko pang Pilipino ang papatay sa akin. Halak ka! Thank you, Erving Reyes. Ang arte rin ni Kibuloy eh, no? Pwede rin siyang mag-artista eh. Pwede. O kaya pumalit na lang siya kay Ed Kaluwag. Naiisip ko pag si Kibuloy yung pumalit kay Ed Kaluwag sa Jessica Soho, tapos November, no? Pupuntahan na yung mga haunted house, mga cementerio, mga ganyan si Kibuloy. Stop! Ikaw, pag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka makapunta ng langit. Lalapit yung multo, no? Praise the Father. Praise the Father. Tapos sumagot yung multo. Hindi! Hindi ka son of God! Hindi ako susunod sa'yo! Sa kambulaan! Tatay ninyo si Lucifer. Pag hindi ka sumunod sa... Nag-away tsaka multo eh. Ginawang psychic sa JKNJS. Halak ka. Tapos ka diha. Oh, hindi, joke lang. Ibibiro lang tayo. Tuloy natin. Kayo naman, oh. Sa sila ay makakarating sa Korte Suprema.
ay kanila itong gagawin dahil ang kanilang paniniwala ay wala namang kasalanan. Ba't kayo tumatawa? Ano nakakatawa sa sinabi ko? Oh. Kumalma lang po kayo. Huwag nyo munang panoorin si BRRD. Kalma lang kayo. Tignan nyo ha. Ito lang, bago isisingit ko. Nagaganyan sila. Wala yung presidente. Nagets nyo? Oh, bakit? Oh. Hintayin nyo muna. Kumalma lang kayo. Everything will fall into places. Mamaya na natin pag-usapan. Ito lang kaperaso. Bibitawan ko lang kayo. Sa tingin nyo ba, yung laban bawi ni Duterte, yung matandang Duterte, ha? Ano pang kredibilidad nun? Diba? Naintindihan nun ninyo? Kumalma kayo. Iyaan nyo lang sila dyan muna, magsaya sila dyan. Oh. Kanilang kliyente. Muli namang hinamon, Monica, ng Department of Justice o DOJ si Kibuloy. Dahil nga... Kasi ako, alam ko kung bakit biglang nagganon eh. O, bibigyan ko na kayo ng clue kung bakit biglang nagaganyan na naman daw si Digong. Kasi ho, nakikita ho natin yung pagkakaroon ng magandang resulta yung ating pong samahan o trilateral sa Amerika, Japan. At noong nakaraan nga po, yung freedom of navigation nakasama ang Australia, Japan, Amerika at Pilipinas. Kasi ho ano, papalapit na po sa katotohanan yung ginawa nilang alin, gentleman agreement. Kaya naman, kailangan natin gumawa ng diversion. Puntahan natin yung pulburon. Pulburon tayo, pulburon. Gets nyo? Oh, direct una sa pila si Kibs sa panalangin mo. Hindi ah, yaku. Oh. Dito sa kaso na kanyang kinakaharap. Sa ngayon ay maiging harapin na lamang ito dahil ilang beses na rin naghamon itong si Kibuloy na magsampa ng kaso sa korte. Kaya ayon sa DOJ, maigi nang magsalita siya, ipagtanggol ang kanyang sarili sa ating hukuman. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Alam nyo, ang kagandahan dito mga kaigsena, sa paglaba. Eh, kita nyo ha, kita nyo yung nangyayari ha. Kasi hindi ko naman po sinasabi dahil marami akong nalalaman or ganun ako kasigurado. Kaya ho ako nakakapagsalita ng ganito, base lang ho ito sa aking analisasyon, obserbasyon, at sa pantaha. Sa nakikita ko po kasi, no, hindi po ganun kalaki at kalakas itong mga Duterte ngayon, sirang-sira nga sila eh. Bukod sa sirang-sira, watak-watak pa sila. Tapos, puro fake news pa yung lumalabas sa kanila. Pansinin nyo ho. Kaya nga alin, aminin man natin o hindi, talaga pong ang nakikinabang eh si Tulpo. Diba? Dahil siyempre, kita nila, nag-aaway to. Yung choice dapat na yung babaeng Duterte sana. Na ewan ko dyan. Kumbaga, I can say for me na mahina po. Kumbaga, di sana dun pa lang sa unang rally nila dyan sa Bonifacio, may balak na sila eh. That dun pa lang, nagawa na nila yung binabalak nila. Oh. Diba? Oh. Trevor Phillips, hindi lalaban sa iyo yan. Oh. Nagigets nyo? Oh, ito mga kaeksena, dito sa lumabas na no bail na to, para sa akin, hindi na ho ito, para sa akin lang ho, di ko sinasabing totoo to, malabo na magpakita to si Kibulok. Unless, mahuli ho siya ng ating kapulisan, ng ating mga men and women in uniform. Pero kung ako po, hindi na ho yan magpapakita. Dahil ang dami na po niyang binigay na pabida, mga sinasabi, dami niyang palusot, condition, pero at the end of the day, wala pa rin. Binigay na nga yung korteng gusto niya, wala pa rin. Diba? O, ganun lang kasimple yan. At eto pa mga kaeksena, karagdagan dyan. Okay? Yung pong ating mga kapulisan, although bigo po nilang mahuli sa ngayon si Kibuloy, meron po silang paalala sa taong bayan at kay Kibuloy. Ano ho yun? Eto, pakinggan nyo.
Sa kabila ng pagtatapos ng palugit ngayong linggo para sa pag-serve ng contempt warrant, bigo pa rin ang mga miyembro ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms na makita si Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Quiboloy para ihain dito ang warrant of arrest dahil sa paglabag sa anti-child abuse. Kanina, singit ko lang, napasilip ako doon sa SMA ba yun na with Banateros? Ang tatanga na naman ng mga tanungan nila doon. Hindi, ito lang ah. They claim na sila ay yung SM na ya, o yung ano yun? Sunshine Media o DXL Channel in Chamberlain. Na sila ay alin? Mainstream media. So sila ay alin? May mga anchors doon. At tinatawag nilang anchor nila yung tatlong banataing fake news. Dapat ba ang mga anchor mo eh, may bahid na mga kasinungalingan? Tsaka yung narinig ko pang bitaw ni Banat Bay na dapat daw lumuhod si Risa. Ang kapal na mukha mo, Banat Bay. Ano ka? Santo? What the fuck? Hindi ko pinagtatanggol si Risa. Pero ang hindi ko nagustuhan, yung mag-utos siya sa isang tao para humingi ng tawad kay Quiboloy. Banat ba yung kapal ng mukha mo? Dapat ikaw ang unang lumuhod. Pinakain ka lang, bati na kayo. Isa ka pa rin, aminado ka nga. Pati yung kapatid mong ugok na nagtatakoli. Anong sabi kay Quiboloy? Fake news? Gago? Pinakain lang kayo. Alalakas nyo magsabi ng alin. Lumuhod si Risa Hontiveros. Humingi ng tawad. Bakit? Anak ng kubeta, mga utak ninyo. Yan yung angkor, ha? Nakaalam nyo, simula lalo nang pumasok yung mga ganyang propaganda ng SMNI. Although, kahit sabihin na natin, okay-okay naman sila nung una eh. Paganon sila ng paganon, no? Pabagsak ng pabagsak. Paano yung mga kinukuha, mga tae? Pasensya na po sa mga kumakain. Yung isa manyakol, yung isa tirador ng wheelchair, tapos yung isa nagbenta ng sasakyan na hindi ka aya-aya, may panlilin lang na nangyari. Tapos angkor nyo, ganun. Maya kayo, grabe. Oo. Ang setro ng balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Patuloy ang pag-serve ng warrant of arrest ng mga miyembro ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa mga establishmento na pag-aari ni Kingdom of Jesus Christ Church Leader Pastor Apollo Carrion Quiboloy. Ito ay kasunod sa hindi pagpunta ng pastor sa Senate hearing ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng kasong child abuse kontra sa kanya. Pinuntahan at nilibot din ng otoridad ang Prayer Mountain sa Barangay Tamayong at sa Glory Mountain sa nasabing lugar. Pati na rin ang property nito sa Samal Island. Pero walang Pastor Quiboloy na nakita. Ang mga nasabing area ay una na rin napuntahan ng otoridad matapos i-serve ang judicial warrant. Na... Sa tingin nyo kaya walang magme-message, walang magtitimbre kay Quiboloy? Diba? About dyan, may papunta pa lang dyan. Baka natimbrehan na kayo eh. Alam niyo kung anong technique gagawin ko diyan? Lahat ng mga limbata, ako yung pinaka-chief ng mag-aaresto. Magde-deploy ako diyan, tig-sisikwenta o tig-titrentan tao, kahit tig-bibente na lang. Doon sa mga lugar na dapat na pwedeng posible nandun si Quiboloy, huwag niyo muna puntahan, huwag niyo arestuin, huwag muna kayo mag-serve ng warrant. 'Di ba? Tik-tikan niyo muna. Manirahan muna kayo diyan. Ganun gagawin ko dyan pag hindi nahuli nyo yan kung nasa bansa pa. Diba? Oo. Ay pinalabas ng RTC Branch 12 sa Davao City. Hanggang ngayong linggo na lang ang paghahain ng contempt warrant ng mga otoridad. Aminado rin si Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Alden Delvo na hamon sa kanilang ang pag-serve ng arrest warrant kay Pastor Quiboloy. One of the reason, no? Na siguro, and... You know, he has a lot of logistics. We need more information on where he is so that we could really pinpoint and do our police operations
on his arrest. Siyempre, lugar niya yan, baluarte niya yan eh. Marami sa marami yan mga koneksyon na pwede magsabi. Oh, titimbrehan ka dyan, pupuntahan ka dyan ha, magtago ka na sa ilalim ng impyerno. Halak ka! Para hindi ka makita doon ka sa impyerno, kausapin mo muna si Lucifer, tinalo mo naman yan. Halak ka! Oh, bakit sinabi niya yun eh, tinalo niya na si Lucifer, di ba? Eh, baka bumaba. Sabi niya, oh, patambay muna dito. Oh, sige, sige pare, hindi ako papalagi sa'yo eh. Baka lang naman. Charot lang yun, baka agatin nyo na naman. Nilinaw din ni Delvo na walang reward money ang nakapatong sa ulo ng pastor. Binalaan din ito ang mga tumutulong sa pagtatago ng pastor na maaari silang makasuhan. Pinag-aaralan din nila ang posibilidad. Tama lang naman yun, kung saan nyo matagpuan yan at sino nagkakanlo dyan sa kasuhan nyo rin, kulong nyo rin. Na pag-revoke sa lisensya nito sa mga baril na pagmamayari nito. Pero nilinaw na hindi nila kinukonsidera na armed and dangerous si Kibuloy. For now, eh mayroon lang siyang armas si Pastor Kibuloy. Wala namang history. I'd say... Ito ba yon yung sinasabi mo, kapuso mo at BBM ako? Ha? Best friend ni Kibuloy to? Nako, sir ha, siguraduhin nyo yan ha. His arm. Hindi ko pa siguro Richie masabi na arm and dangerous siya. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, palakpakan. Pansin niyo mga kaeksena, pansinin niyo mabuti ngayon yung tawag dito. Yun ang nangyayari. Ngayon, meron silang rally dyan. At sunod-sunod yung mga lumalabas kay Kibuloy na warrant, tapos yung issue ng pulburon na hanggang ngayon walang nangyayari, pati yung nadedebunk na ebidensya daw di umano nila na nilabas nung Maharlika. Diba? So, ito yung pagkakataon nila hanggat wala yung presidente para mag-ingay. Diba? Asan kaya yung vice president natin? Nandun ba? Halak ka! Nagtatanong lang. Okay? Bukas na natin pag-usapan yan para maganda ang labanan. Okay? Ngayon, mga kaeksena, punta na natin si Idel. Ano meron kay Idel? Kung maaalala po ninyo, ating naikontent yung nasabing si PFC Canlog na kung saan siya ay namatay dahil sa nangyaring pagpapatulpo sa kanya at sinabihan ni Tulpo ng Duwag, natatakbo sa gera, na kawawa ang mga kasamahan. At lingid pa ron, mga kaeksena, Risa at Sumori, maraming salamat po. Lingid pa doon, mga kaeksena, ay itong lumabas na survey ni Rapi Tulpo, sa totoong buhay lang, sa akin to ah, napaplastikan ako at naiimpokrituan ako. Halak ka! Sa totoo lang. Bakit, Direk? Kasi lumang tugtugi na yan eh. Kung maaalala po ninyo, nung panahon na po ay siya ay alin, nasa radyo, nasa programa niya, na wanted sa radyo, at pumapasok na ang usaping politika, ano ang sinabi niya? Wala po akong interes. Hindi ko masabing ito yung eksaktong sinabi, pero kung i-describe ko at ipapahiwatig ko sa inyo ay parang ganito. Wala po akong intensyon pumasok sa politika. Masaya na po ako sa kinalalagyan ko. Kung baga gusto niyang sabihin sa taong bayan na hindi siya papasok sa politika. Yan nga ang kinagalit ko sa lintik na yan eh. Biglang tumakbo. Halak ka! Pinagyayabang niya yung programa niya na okay na daw yun na basta marami daw at magsama-sama dahil 27 million ba naman and di ba padami pa sila eh. So yun ang pinagyayabang niya. Masaya na, mas malakas na daw ta and mas malakas na daw siya o tayo, sinasabi niya. Pagka ganun daw na sama-sama, mas marami, mas malakas. Yun na daw yun. Pero ngayon, papakita ko sa inyo. Kasi nga, siya ang lumamang sa survey. At ito ang pahayag niya
dun sa survey na lumabas. Pakinggan nyo mabuti ito, ha. At sa mga hindi pa nakasubscribe kay Gossip Central, pakisubscribe na din. Oh. Okay, Rapitul po, ikaw na. Ang sinasabi mo dyan, wait lang. Oh. Ulit. Senator Robin Tulfo, nagsalita na tungkol sa mga survey. Eto, dito na tayo. Masyadong mahaba na yun eh. Oh, dito na tayo, ha. Saan ba yan? Saan ba yan? Nawala. Masabing siya naging. Oh, yan. O, dito tayo, ha. Game. No. Thank you. Usap po ako. Oh, yan. 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 Na ano ko, napaplastikan ako dito. Sa totoong buhay lang. Oh, game. Stop. Okay. I'd like to make a statement. This will be the first and last statement that I will make. Naniniwala kayo? First and last statement daw na kanyang gagawin? Halak ka. Huwag mo kaming lokohin, Rapi Tulfo. Hindi kami naniniwala. First and last mo yan? Hindi nga. Seryoso ka dyan? Baka sunugin kita dyan. Oh, tuloy natin. Pertaining to this matter that I'm going to tell you. Oh. Una sa lahat, ako po'y napapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. Oh. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please. Ang plastic? Pero deep inside, strategy lang naman talaga yan. Paraparaan lang yan. Para lalong alin, mas makuha nyo yung ano, pulso ng bayan. Wow, ang humble-humble naman. Wow, napakabait naman ng senator na to. Pweh! What the fuck? Diba? Ah. Pakinggan nyo pa. Islam, nag-iusap po ako. Especially sa 2028. Please, huwag niyo po isama ako dyan because wala sa utak ko po yung 2028. Ganyan din ang sinabi mo noong 2021? Tama ba? Ano ba? Wait lang. Hanapin natin, ha. Papakita ko sa inyo mula dito kay... Wait lang. Kay... Yan. Oh, may papakita ako sa inyo. Wait lang, community. Ayan. Oh. May isishare ako sa inyo, ha? Oh. Tingnan nyo itong isishare ko. Kaya bakit tayo maniniwala dyan? Oh, wait lang. Share ko lang sa inyo para sabihin nyo, wala tayong fake news dito. Oh. Okay, ito mula kay Reg Adam to, ha? Hindi ko na lang kinopia yung mismong o dinownload. Ito na lang. Pakita ko na lang sa inyo. Sa YouTube po yan. Maliwanag tayo, ha? Yan po yung post niya o ginawa niyang statement. Okay? Wait lang. Sino yun? Oh, ito. Yan. Ano po ang sinabi dito sa kanyang post? Ayan, oh. Thanks, but no thanks. What the fuck? What the fuck? Nagpapasalamat si Idol Rapi Tulfo sa mga pumili sa kanya para maging senador base sa resulta ng Pulse Asia Survey. Pero, iginiit niyang wala siyang planong tumakbo sa pagka-senador. Pangalawa, sa naturang survey si Idol. Sumunod kay Manny Pacquiao. Gusto nyo ipatawag ko si Kital Bunoan? Gusto nyo? O, tapos, anong sabi? Salamat sa inyong suporta o salamat sa inyong tiwala. However, wala akong interes sa politika. Patay ka diha. Halak ka. Happy na ako sa aking kinaroroonan ngayon. Halak ka. Apat ang aking programa rito. Bakit ko ipagpapalit sa pagiging politiko? Hindi. What the fuck? Parehas na parehas ang galawan. Tapos ngayon, ito ang sabi. Oh, ayan, April 8, Senator Rapi tells survey companies to take his name off list. Wala sa utak ko yung 2028. What the fuck? What the fuck? Oh, maniniwala pa kayo dyan? Oh. Naniniwala kayo sa ganitong klaseng tao? Oh, kayo na lang, huwag niyo na akong idamay diyan. Hindi ako mautu niyan. Oh. So, anong tawag kay Rapi Tulfo? Kayo na sumagot. And it hurts me actually. Wow, it hurts me. Bakit ka it hurts me?
Ano yan? Na nag-umpisa pa lamang tayo, itong administrasyon, baby pa lamang, pinag-usapan na natin kung sino maging kapalit sa baby na yan. What the fuck? Plastic eh, no? Kayo sumagot, plastic hindi. Parang as if, ang dami nang nagawa ah. No, we should be talking about how we can support this administration going towards its goal hanggang sa ma-achieve it pagdating ng 2028. Pagdating ng 2028, that's the only time that we have to talk about kung sino ang karapat-dapat na mamuno ng bayan. Talaga ba? Talaga ba? Yun talaga ba yung gusto mong sabihin dito? Ha? Gusto mo ipatawag yung Sekretaryo Bunoan? Gusto mo ipatawag yung mga eksperto? Gusto mo ipatawag yung mga espiritista, mga latero, tsaka mga lisinggero? Gusto mo? Gusto mo? Hindi! Nagmamatigas ka, sir eh. Gusto mo? What the fuck? What the fuck? Oh. Diba? Tuloy natin. Ang nangyari, sa unang taon pa lang ng administrasyon ito, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Tontuwa ka naman kasi nasa ano ka. Bad, wrong, mistake, error. Yan sinasabi ko pala rito. No good. Kasi, unfair naman sa administration ito. Who's doing good? Who's doing good? For me, Kahit binupuri mo yung gobyerno, hindi yung dahilan para umano ko sa'yo. No, ain't gonna happen. Kahit purihin mo pa yung gobyerno, para lang kami ay makuha mo. No. No, I'm sorry. Ito ah. Hindi, susunod na lang yun. Mamaya, susunod ko lang ibibigay yun. Ito muna. President Administration, PBBM is doing a very good job. Wow, pinuri pa. Let's support him. Ang nangyari, pinag-usapan agad natin kung sino maging kapalit. Baka ho, nagtataka kayo, Direk, ba't hindi sabay yung boses? Kasi ho, itong video na to, iba ho yan. Pero yung audio niya, ay galing po yan sa programa niya. At ginawa ho yan ni Gossip Central, dito na lang natin pinlay para hindi na tayo mag-edit pa. Kasi eto na. Okay? Pero live niya po yan sinabi sa programa niya. Ang galing, no? Ang galing, unang banat niya kaagad ng ganyang statement doon agad sa programa niya para sa pool yung kanyang 27 million followers. Kwe Umali, salamat. At Eman Basaya, maraming salamat din. Pero deep inside, katingka din tumakbo. Pero may narinig akong chismis. Chismis lang to, huwag kayo maingi mga bakla ah. Parang tinatawag na daw siyang ano. Basta hindi ko na sabihin yung pangalan. Parang dun daw sa circle sa loob ng Chenilin, tinatawag na siyang mataas na posisyon. Yun ang naririnig-rinig lang natin. Oo. Marites lang to, mga charot. Patola kayo. O, tuloy natin. Baka mayari tayo. O. Gumagawa tayo ng survey na sinasabing ito ang maging magandang kapalit after him. Don't. Let's... Don't. Pero, yung alam mo yung mga taong ganyan, di ba? May mga taong ano eh, yung pakipot na ayaw-ayaw, pero pagka tapos nang kausapin, biglang, alam ba, doon ako, kausap ako doon. Direk, tumakbo kang presidente, tapos bigla akong tatalikod. What the fuck? What the fuck? Direk, tawag kita eh. Pag-arap. Kaya... Hindi, wala ko talaga sa isip ko yan eh. Hindi ko talaga gustong mag-ano. Kasi masaya na po ako dito. Hindi ko, kayo talaga yung number one eh. Ganon. Deep inside. What the fuck? What the fuck? Yung mga ganon. Diba? Oo. Diba may mga ganon, no? Oo. Support this administration. Kung ano yung mga pwede natin maitulong, lahat tayo magkaisa para sa ating bayan to. Okay? Now, number two. Kung hindi kayo pwedeng pigilan, yun talaga ang trip ninyo. Please lang, huwag niyo po akong isama. Sabi mo nga, kung hindi kayo pigilan, huwag niyo akong isama. Huwag mo na sabihin huwag kang isama. Kung hindi nga mapipigilan eh. Kunyari pa yan. Sinong tao?
Pagka ganito at nakikitang siya yung nauna, tumatanggi pa. Pahambol pa, utot pa eh, no? Lokohin mo sarili mo, wag kami. Oh. Maglagay na lang kayo ng ibang pangalan dyan, please. Ano yun? Pwede yung mag-invento lang? Oh. Huwag niyo po isama. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema. Nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-aaway. Hindi din. Hindi din. Ngayon, kung ano na mga istorya ang lumalabas. Yon. Dito papasok mga kaeksena, kasi dito na sumabay yung pagsabog, yung manifesto, yung mga pagkundina ng mga sundalo, mga active sundalo with officials at may retired. Dito niya sinasabi na splice video lang daw yung issue ni PFC Canlog. Ginagawan lang daw siya ng issue about doon. At hindi ho tayo papayag doon. Meron ho tayong video at hindi mo yung matatanggal at hindi mo yung pwedeng itanggi, huli ka doon. At take note, mga kaeksena. Ano kaya kung ma-interview natin yung pamilya ni PFC Canlog para magkaroon naman ng platform at malaman ng taong bayan kung ano talaga yung kanilang saloobin at matagal na nilang hindi masabi dahil sa programa nitong senador na to, lagi niyang alin, binabara. Lagi niyang alin, hindi pinapatapos. So, kung kayo po ay merong pagkakataon, pero may kausap naman na tayo, kung sakali na mas mabilis din nating makontak yung kamag-anak o mismong nanay o tatay o malapit na kamag-anak mismo ni PFC Canlog, mag-email lang po kayo. Pero may kausap na po ako na nasa militar, na may asawang general na kukontakin po. At para ma-interview, hindi ko muna sasabihin kung saan, pero sana makontak natin. Para naman po, makasagot sila sa sinasabing splice video. Diba? Tuloy natin. Okay yun, diba? Kaya ang mga kaeksena update ngayon na nasa 546 yung mga signature na ng mga kasundaluhan, and tomorrow ipapublic na nila at ipapublish na nila yung mismong mga pirma na. Paano ba yan? Abangan nyo bukas. Abangan nyo lang. Tuloy! Against me. Kung ano ng klase mga fake news ang lumalabas sa akin. Kaya nga hindi ako tumitingin ng YouTube, Facebook. Facebook, pakawawa naman si Rapi Tulpo na fake news. Tsika-tsika na ako, baby naman ako. Baby naman ako. Minam ko na ako. Tuko-tuko na ako. Kawawa naman na fake news. Talaga? Napi-fake news daw siya. Saan ka na fake news? Ang dami-dami namin pinapakita kahit galing pa sa Senado. Anong na-fake news sa'yo? Ito naman si Baby, oh. Baby. Baby, di ka naman napi-fake news, eh. Di ba, baby natin, baka mag-walk out yan. What the fuck? Kung ako sa'yo, mag-rapitulpo ka, parapitulpo mo yung sarili mo. Oh. Direk, may isang video ba kausap niya sa RTIA na sundalo na tinawag niyang Dakila at Bayani dahil sa ATM card issue, tapos kay Canlog tinawag naman duwag. Oh, alam ko yan. Oh. Okay, tuloy natin. Nakakawa naman si Idol, no? Bigyan natin ng ano to, ng i-comfort natin si Rapi Tulpo kasi nape-fake news siya. Yang-iya naman tayo, siya yung nape-fake news. Parang ikaw nga yung nagagawa ng fake news. Yung kay Aura at sa mga iba pang mga naipakita na namin na mga sitwasyon sa Senado, di ba? Oh. Oh. TikTok dahil palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala nang akong mabuting ginawa. Wow.
Meron naman, Alin Direk, at least nakatulong. What the fuck? Tulfonatic is waving. At least nakatulong. Pa-humble pa eh, no? Guys, kawawa talaga si ano, si Rapi Tulfo dito. Gusto yung mag-rally tayo para sa kanya? Halak ka. Kiss my ass. Diba? Tuloy natin. Hindi, puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Nung wala pa itong mga survey ito, nakapagtrabaho naman tayo. Although ngayon, kahit na may survey yan, kahit na ano pa man yung mga lumalabas sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, I don't care. Tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho, nakikita niyo man po. Hindi po ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one. Ganun po talaga ako. Yun ang pagkatao ko. Oh, hindi ka nagpapadistract. Hindi ka naapektuhan. Nagdidemanda ka lang. What the fuck? What the fuck? Yun eh. Diba? Ayaw mo nang nakokorek ka. Ayaw mo na nang nasisita ka. Ayaw mo na nakikita yung mali mo. Tapos sasabi mo, wala ka lang nagawan tama. Sko, my God! Even, naawalan po ako doon sa mga tinutulungan ko, pati sila po nadadamay. Even some of the people that I know, and including people that are connected to me, my family, silang apektado. Ako, sanay po ako, veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Takot na naman si 25 years na naman. Yan na naman tayo sa 25 years. 25 years mo eh, parang wala ka namang kinatandaan din. Apo, dekada na, sir. And tuloy siya, amuyong naman. Apo, dekada na, sir. What the fuck? Tama ba ako? Mas tama ako. Mas tama-tama ako, Sherry. Yes po, idol. Tama po kayo. Wala na pong mas tama po sa inyo. Opo, may tama-tama po kayo at may tama kayo. Halak ka. Bad trip yung amuyong eh, no? Para bang automatic na agad yun eh. Robot. Pag may tinanoy, opo, idol po, opo. Tama po kaya po. Anak ng kubeta, puti. Veterano po ako dito. I've been here for more than 25 years, tama? Oo. Dekada na, sir. And still going strong. So, you cannot break me. That is a promise. You cannot break me. Eh, kasi nga, nagkakasok eh. King D. Dairon Cruz, wala yan si Rapi Tulfo. Go in Day Sara. Ah, ganun po ba? Basta po ako, pasensya na kayo ha. Pero maraming salamat. If in Day Sara po kayo, that is your choice. And I respect that. Pero wag po kayo masasaktan pag dito binabanatan ko si in Day Sara. Dahil binabanatan ko po talaga. Pero I respect your choice. Diba? Oh, tuloy natin. Maraming salamat po, King Dairon Cruz. Oh. Kinatawaan ko lang yung mga tao na lumalapit umaasa sa programa. Bakit? Anong problema doon sa nila lumalapit sa'yo? Kinakaawaan mo eh, bakit mo nire-repair? What the fuck? What the fuck? Gusto mo ang sample? Oh. Ilan na yung lumapit sa amin? Dahil sa puro repair mo at napaglaruan pa. Ano sinasabi mo na ako naawa ka, hindi mo dapat talaga nire-repair. Dapat mismong kayo talaga. Nakakapal nyo rin eh, no? Oh. Yung programa sinisiraan. Anong programa sinisiraan? Paano sinira yung programa mo? Eh kung may mali ka nga sa programa mo, ang tawag doon, paninira. Criticism yun, no? Kini-criticize ka lang kasi nga mali yung ginagawa nyo. What the fuck? What the fuck? Oh. 63 hours adventure, shoutout po. Oh. Sige nga, sabihin mo nga sa amin, Rapi Tulfo, anong sinisira sa'yo? Nakikita mo ba yung sarili mo? Perpekto ka ba? Tinatanong lang, Rapi Tulfo, perpekto ka ba? Di ba hindi? So kung hindi ka perpekto at meron ka nagiging kamalian, dapat ready ka na may correct ka. At dapat kung nagkamali ka, may nagawa kang hindi tama, marunong kang mag-sorry. Meron ka ba nun? What the fuck? What the fuck? Oh, ano masasabi nyo? Tawagin nyo nga si Rastaman, patakbuhin nyo, Jarot. Oh, tuloy natin. At nakikita nyo naman kung gaano ka-legit itong programa at gaano ka-legit ang ginagawa natin. Oo, legit na legit yung programa nyo kung paano kayo kumita dyan gamit ang buhay ng ibang tao. Tama, legit naman talaga. Kaya nga marami na rin namatay.
Dahil saan? Siya pa nga ano mo, bully mo. Kinakaawaan niya kasi ang tingin niya sa sarili niya, siya lang ang makakapagbigay ng solusyon. Malabo kayo na nga eh, 'di ba? Feeling niya talaga siya yung superhero. Ano to? Sinabi ng one ano, last resort ikaw talaga. Oh. Sa Senate. Ako at yung mga kasamahan ko sa Senate, we continue doing our job. Ay, hindi naman, di nga lata eh. Ibang mga senador doon parang engot lang eh. Sana may second term pa para BBM na lang ulit. Hindi ho pwede ang gladiator. Kailangan ho talaga isang term lang and then may papalit na bago. Let's admit and accept that fact. Diba? And just like people in the Congress, the lower house, everybody's doing their job. Siguro ang pinakamaganda, yung mga nagsasurvey, do your job, mag-survey na lang tayo ng ano bang kailangan ng mga Pilipino. At yung mga survey na yun, yun yung magiging basta. Hindi mo pwedeng pigilan yung rapid tulpo, pahambol ka pa eh. Kasi yung sinasabi mong do your job, pag may nagpa-survey sa kanila, may nagpa-commission, trabaho nila yun. Halimbawa ako, tayo, atakbo kunyari, akong presidente din. Pag nagpa-survey ako sa isang survey company, hindi pwedeng hindi ka may sasama kasi kitang-kita naman na gusto mo rin tumakbo, kunyari kape. Ito, tatandaan natin to, naka-record na to. Ha? Kahit na hindi niya sinabi eksaktong hindi siya tatakbo, kasi meron siyang ano eh, barrier na anytime pwede niyang buksan. Kasi masusunog nga siya eh. Diba? At saka na lang daw pag-usapan pag 2028 na kung sino yung tatakbo. Pero sa ngayon daw, wala daw. Pautot lang yan. Oh, Direk, who do you think the think fits the next president? Alam nyo, sa tingin ko, may papasok na wild card. Ito lang sa akin to ah. Kasi X na sa akin si Sara Duterte, X naman to sa akin si Tulpo. So, hindi ko muna sabihin kung sino yung sa tingin ko, pero may papasok na wild card. Hindi man siya sikat, pero kilala siya na magaling. At may profession talaga. Oo, may papasok na wild card, maniwala kayo sa akin. Pero hindi ako si Jay Costura o Postura. Oh, tuloy natin. Oh, hinamak pa undergraduate daw. Sino? Ni Digong? Tingnan nyo yan sa susunod ah. Biglang babawi na naman yan. No? Mag-iiba na naman ng tono yung matanda na yan. Alam nyo nakakaawa si Duterte. Ginagamit na lang ng mga nasa paligid eh. O di tiba-tiba na naman mga DD shit vlogger. Kaya alam nyo gusto ko antayin muna yan. Para itong ikakalat ng mga DD shit vlogger ngayon, syempre proud yan. Dal-dal, post ng post yan. Si Digong, ginito si BBM. Tapos, aantay natin yan na may makukuha ngayon tayong mga ebidensya o mga reference o mga lumang video. Saka natin pagbabanggain, masusunog na naman yung mga bobo. Di ko muna sasabihin kung sino yun, basta para sa akin, may wild card na papasok at yun ang aangat. Maniwala kayo sa akin. Kasi sawa na tayo sa alin? Sa mga piling mga sikat at mga artista. Tama na po. Doon na tayo sa totoong may alam sa batas, may alam pagdating sa usapin ng alin? Politika, bansa. Yung totoong may talino. Hindi yung puro pabida. Abangan nyo yan. Tuloy natin. Sihan ng mga namumuno sa atin para yun yung gagawin ng trabaho. Ito sabihin ko na nga. Yung wildcard na papasok, long hair. What the fuck? Halak ka. What the fuck? So, ikaw ba yun, Direk? Pinag-iisipan ko pa. Halak ka. Charot lang. Joke lang. Hindi. Charot lang. Charot lang yun ha. Basta. Anong Biko Soto? Tuloy lang. Kalma lang kayo. Huwag muna kayo magsalita, baka masunog kayo dyan. Tuloy natin. Huwag yung sino ang maging presidente sa 2020. Sino maging vice presidente? Sino yung Poncio Pilato? Hindi po healthy yung para sa akin. So again, let's not talk of 2028, please. Let's talk of how we can help this country achieve its goal for the benefit of the many. And who are these many people I'm talking about? They are the poor. Sila po yung nangangailangan ng tulong natin. Hindi po natin kailangan na sila ay madamay doon sa nag-uumpog ang bato. Kayo po. Bakit? Wait lang. Bakit? Paano madadamay sa nag-uumpog ang bato? Ah? Paano mo nasabing madadamay sila?
alam mo, dapat talaga sa'yo, Rapi Tulfo, mag-decide ka na eh. Kung gusto mo mag-senador, senador ka na lang. Tigilan mo na yung pagpunta-punta mo sa programa mo. Plus, meron ka pang isang programa. Wow, ang kapal mo naman ah. Paano ka nakakapokus sa pagiging senador? Paano ka nag-aaral? Ano to, inaasa mo na lang lahat sa mga researcher mo? Inaasa mo na lang sa ano? Ha? Sa mga nakapaligid sa'yo? Ito mga kaeksena, bibigyan ko kayo ng totoong experience. Ikikwento ko sa inyo. Ako, Ma'am Ems ATB, maraming salamat po. Shoutout Clown Prince. Ikikwento ko sa inyo ah. At lalo na sa mga nanditong vlogger na nakikinig. Ako as a vlogger, lalo na ako po on hand talaga. Tapos sabihin na natin ano, yung oras ko, hirap na hirap po ako na mahati kahit nagdadalawang vlog na tayo. Kasi ikaw po mismo yung mag-aasikaso. Diba, halimbawa po manonood ako ng balita, maghahanap ako ng ganito. Kung minsan si Marites may ginagawa yan, hindi ko siya pwedeng maabala. So ako lang mismo, wala ho akong kagaya ni nila Banhatbay, may mga editor, may mga taga ano sa kanya, wala, yung ibang mga vlogger din, sila may ganun, ako wala. So kung ako halimbawa senador, focus kunyari ako, ako lang mag-isa, 'di ba? Tapos kukuha pa ako ng ibang pagkakaabalahan at meron pa akong programa. Sa tingin nyo, itong mga to magagawa ko? Malamang hindi. Pero kung marami kang mga nasa paligid mong gagawa para sa'yo, uupo ka lang, babasa ka lang, mag-grandstand ka lang, okay na. Diba, DJ Byron? MUG at sa lahat ng mga nakikinig na vlogger dito, 'di ba? Mahirap lalo na pag ikaw lang mag-isa. Isipin niyo 'yon na senador ka pa. Aaralin mo yung batas. 'Di ba? Kaya siya nagkakanda sablay-sablay eh. Bakit? Hindi kasi on hand at personal. Kasi research na 'yon ng iba eh. Paano ko nasabi? Tingnan niyo yung Magna Carta niya. Ilang beses siya doon parang ewan, 'di ba? Kamot dito, tanong doon, 'di ba? Oh, tapos magdadagdag ka pa ng dalawang pahirap sa iyo bilang senador? Sige nga. Oh. 'Di ba? Direk si Makalika naka-live. Ay, syempre, magla-live yung mga 'yan dahil nga sa sinasabi nila na may sinabi na naman si Duterte. Eh, syempre, kikita na naman si Maharlika dyan. Kaya, maraming views na naman yan. Tayo bukas pa. Hindi natin kailangan madaliin yan para sila, magsisunog sila. Para masunog silang lahat. Alam nyo yung ginagawang rally ng mga yan? Ha? Bantay salakay. O, tuloy natin. So, ayun, mga kaeksena, sinare ko sa inyo yun, yung hirap na yun. Sabi ni DJ Byron, inaasan niya yan sa 100 na abogado niya. Plus may staff pa. Direk, you make me laugh at may sleepless. Thank you po ha. Oh, tuloy natin. Oh, asan na ba yun? Hindi, ito, kakat na pala natin dito yan. Kasi yun yung sa sundalo. So, susunod natin yan pag-uusapan. So, sana maintindihan nyo kung bakit ganito ko sa kanya, dyan kay Rapi Tulfo, hindi ka ho kasi talaga makakapokus sa trabaho mo ng ganun-ganun. Tapos, pag nagkamali ka sa Senado, sinita ka, galit ka pa. Tapos, pag hindi mo nagustuhan yung sumisita sa'yo, kakasuhan mo. Di ba? Politiko ka pero pikong ka. Hindi, sa totoo lang naman eh. 'Di ba? Alam niyo yung ginawa niya kay Attorney Libayan? Oh. Nakakabilib si Attorney Libayan kung paano niya ma-handle at tina-handle yung sitwasyon niya. Isipin niyo ho 'yun ha. Nasabi ko na to kay Attorney Libayan, ewan ko, maalala niya. Sinasabi ko na at ngayon kung halimbawa gusto ko rin sabihin na tawag dito, 'wag siyang susuko. Kasi tawag dito, pag hindi natin napagtanggol o naipanalo,
lalong kawawa yung mga maliliit. Kasi kung kayo, hindi kayo nagreklamo at di kayo nagsasalita sa mga nakikita nyong mali, hinahayaan nyo lang. Lulubog at lulubog talaga. Diba? Nakakatakot kapag yun ay lagi nyo lang sasang-ayunan, yung ginagawa niyang ganyan. Diba? Kaya andito lang kami ng mga kabatas vlogger na nakasuporta attorney, hindi man ganun ang maitutulong namin sa'yo, pero andito kami kasi kasama mo kami sa laban sa ganitong klaseng mga politiko. So ayun mga kaeksena, sakto no, maaga tayo nagsimula, hindi ako late. Kaya dito muna natin puputulin mga kaeksena ang ating live stream kasi meron tayong part 2 niyang kay Rapi Tulfo. At syempre bukas abangan natin kung ano yung mga magiging update at kaganapan nung sa rally na sinasabi nila dyan ng mga DD shit, okay? Sa lahat po ng nandito mga kaeksena, sa lahat po ng mga bagong subscriber natin at sa mga datian na maraming salamat. At sa lahat ng mga kabugeras moderators natin, maraming maraming salamat po. At syempre pa, mag-iingat po kayo palagi mga kababayan nating OFW. At lalo na po yung nasa Pilipinas, grabe po ang init, lalo na pag-araw o tanghali. Kaya mag-iingat po kayo sa tindi ng init ng araw, maiwasan ng heat stroke. Maraming maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo tomorrow. Ito po ang inyong lingkod na nag-iisang kabugera at eksenadora. Ang nagmamaganda at nagmamaasim, ngunit hindi po nagmamagaling, sadyang maganda lamang sa inyong paningin. Ang inyong pong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming maraming salamat po and see you again tomorrow. Bye!